What is up? We are back, mga idolo. At again, this is our coverage nitong elite na league. Ayun, yes, again. At nandito nga tayo ulit, guys, sa Open Qualifiers number 2 naman din po. Kasi nung Open Qualifiers number 1 natin, naganap yan last March 6. Oh. Ang mga pumasok na po dyan na dalawa ay Execration at saka yung IHC. Execration, they defeated yung MAG Indonesia ng 2-0. And then, yung IHC naman, tinalo nila yung Manta Esports ng 2-1. So, nandyan yung mga hinahanap din natin na players, no? Oo. Kahiwa-hiwalay na sila. Sa Manta, ang nandyan ay si Jotun. Si Jotun. Tapos sa Salvation Gaming naman, si Drake. Ayan. Kasi dami din naghanap. Nasaan na daw yung mga... Team Darling before. At eto na nga yung tinuturing natin na Team Darling 2.0. Yan. Eto, kumbaga meron naman kasi silang karapatan na gamitin si Darling. Mm-hmm. Gawa nung si Kuko din yung kasi, isa sa... Kasi, di ba last time may nagtatanong, pwede daw bang gamitin ng ibang players nga na bubuo ng team sana Darling dati, daw. Yung team name na Team Darling. Bakit? Wala ba kayo maisip na dyan? Ibang pangalan dyan? Tama. Kukunin daw yung Team Darling nila. Pero guys, kaya din kasi hindi nakasali itong Team Kuko or yung Team Darling 2.0 nga noong March 6 is na chika ni Kuko dun sa may stream niya na wala pa yung mga players nila during nung Open Qualifiers number 1. Yes. Kulang-kulang pa daw po sila nun. Kaya, ngayon lang nabuo. Oo, diba? Isipin nyo na lang din, guys. Talagang March 8 or 7 lang siguro sila nagkaayaan dito na bumuo nga din ng team and sumali sa may Open Qualifiers number 2. At kita ulit, ha? At kita naman din natin yung kanilang nagiging run for Team Kuko. Yung Team Bossil pala, guys, yung nanggaling sa Open Qualifiers number 1 din. Yung Team Kuko naman, this is their first round kasi nga wala silang players during Open Qualifiers number 1. At ang mga tinalo nila ngayong Open Qualifiers number 2 noong round 16 natin was YG. Quarterfinals naman, they defeated yung IAP. And then nandito na nga tayo ngayon sa semifinals. So whoever wins this best of 3 na series, re-rekta na rin po sa close qualifiers with Execration and IAG. At saka nandyan na din yung Geek Fam Talon Blacklist. Yun. Ayan ay mga direct invited hinahanap sa close qualifiers natin. Oo nga, ang dami naghahanap. Pero guys, kung titignan nyo rin po, etong close qualifiers natin sa Liquipedia, wala pa silang mga final list of players. Mm. Especially for Blacklist, di ba? Geek Fam din. Nandito si Jing. Si Jing, di ba? Ang dami nagtataka, bakit nandito si Jing? Yun na nga. Ano nang nangyari? Kasi kung i-stalk din natin yung Geek Fam, wala pang official announcement from Geek Fam kung ano ba ang nangyari. Pero kasi may mga chismis na ang Chinga papalitan lang ni Jing ay... ang papalit kay Jing ay si Bimbo daw. Si Bimbo. Mm-hmm. Okay. Ang mga malalaman. Chismax. Pero... Nagpapabilang na naman ang idolo natin, ha. Shout out kay Kuya Nick. Grabe naman. Sakto sa lunch yan, Kuya Nick. Ano kami dito? Tatlo lang naman kami. Apat, sama mo na si Elo. Andun si Basalo eh. Parang kakagaling lang ata sa gym. Yan. Ay! Napakasisipag naman ng mga siyempre, bossing ko, no? Oh, mga gym lords yan eh. Ayan. Okay, buo hello. Na blacklist. Yes, na-announce na ba? Hindi ko hindi sure. Pa na-announce. Wala ang pang announcement. Lang, yes. Nalalaman natin sa mga chismis lang talaga. Eh, no? Pero ang announcement kasi sa blacklist, alam ko, ang official announcement, kakastock ko lang kanina, na-bench pa lang si Carlo. Yung kapalit pa ni Carlo, hindi pa. Pero alam ko nakalipad na yata siya. Kasi hindi siya makakalaro kung nandun siya nagmula sa... Siguro after pa nitong Open Qualifiers 2. Nabangan natin. Wala pa kasi sa Liquipedia. Diba? So basically hindi pa talaga 'to nakaano. Na-announce na ba? Ay, andiyan na nga. Nakalipad na nga, guys. Si MJZ. Si MJZ na nga na-announce na. Ayan. In Avatar with Trust. Oo, ang tagal din na wala ni Avatar. The Last Airbender.
Lakalako. Nakapanot ka naman. Bakit dalawang Chief Armel ang naka-live? Eh, ganun talaga. There is one impostor among us. Hindi, ganun talaga pag ano, kailangan mong pera-pera lang. Diba? Kailangan pera-pera lang para sa baby. Ay, alam mo ba yung... Ano yan? Pa-chismak. Hindi ko alam kung saan ko nakita ito kagabi. Kung saang page. Parang sinabi daw kung bakit hindi si Armel din na naglaro. Napanood mo ba yun? Hindi ko alam kung true. Pero sinabi sa live stream ata ni Gorch yun. So, sabi, kaya daw hindi naglaro si Armel para dun sa Aurora, mm-hmm, sa recent tournament. Kaya daw pinalitan ni Larnoff. Parang hindi daw sila ganun ka-okay ni Jabs, something like that. Oo, oh, teka, hahanapin ko yun. Alam ko nandito lang yun eh. Parang yun lang yun yung ano, sinabi niya. Tapos sabi ni Gorch, are you leaking this or is this just a rumor? Napatanong din dun si Gorch. So, ayun. Ang cute. Grabe mo, Chispy. Sa ganyan, di ba ang dami nating nalalaman? Oo, oh, si Jabs daw, parang hindi sila ganun ka-good terms ni Chief. Ano lang, nadinig lang naman natin dun. Yes, nag-post lang ako yan, Nick, hindi nyo alam. Ay, pasensya na po. Kalala naman namin kung sino, si MJZ. Si MJZ. Natakot lang kami, baka hindi pa nare-reveal. Siyempre, ganun kami kaano ka-considerate. Hindi kami nagbibitaw-bitaw ng anong hindi pa official. Mahirap na. Baka magalitan pa. Ayan. Di naman totoo yun. Kasi una nag-comment yung manager nila, di nga nila, okay, sabi ni Beng. Okay. So, rumors are rumors. Ay, diba? May mga nag-confirm. Oo, hindi sila okay ni Jan. Tropa. Nalaman na din, no, kung paano. Pero ito guys, babalik tayo dito sa may laban. Yung Team Bossil naman po ang kanilang mga pinagdaanan during the Open Qualifiers number 1. Yung first round nila, yung round 16 nila, nabay sila doon. Yung kanilang quarterfinals naman po, tinalo nila yung Salvation Gaming. Oh. Ayan na, ngayon ay kinakalaban ng Neon. Di ko lang alam if ongoing na ba siya. Oo. Sa ngayon. And then during the semifinals naman, inalo sila ng IHC. Kaya yung IHC din, nakapunta sa ating finals at tinalo naman nila yung Manta Esports ng 2-1. So ngayong Open Qualifiers number 2, nagbabaka sakali ulit itong Team Bossil, guys. First round nila or round 16 nila was up against MAG Indonesia. Quarterfinals naman nila, MIPH. And then ito na ngayong semifinals sila na best of 3. Whoever wins this series will be going na nga po sa ating close qualifiers. And also yung ating lineup din for Team Bossil, nandyan si In Your Dreams, Mamang Daya, DB Sefer, at saka si Varish. Ayun. Okay. So, ito, mga kaibigan, ano, parang matagal na natin nakikita na daw, to. Dalawa daw yung carry ng Team Kuku. Oo nga, no. Guys, this is the new meta. Huh? Support Terrorblade. Support Terrorblade. The 4 TV. Kasi nakita na natin ito last time sa China Dotes eh. Kay FY. Pero yun na nga, hindi nag-work yun eh. Diba? Kasi nga, umitem din ng core si FY. Oh. Kasi naging greedy din siya eh. So parang hindi mo naramdaman yung position 4 mo. Pero ang maganda kasi dito, if ever susupport yung Terrorblade, mira na farming support din. So, parang kung mag-fail man si Terrorblade, at least meron ka. Meron ka pwedeng kapitan na yung Mirana mag-aaraw ng neutrals, mag-aaraw ng range trip, magkakapera. Pero malay naman natin, support Void. Taga-chrono lang. Di ba? Ano to? Hindi. Madami pa, madami pang possibilities. Niisip ko, kung ititrust nila si Void, tapos mag-mid timber sila. Pwede pa naman. Totoo, pwede pa rin naman yan. Di naman automatic na support na. Nakakabaliw ang lineup dito ng Team Kuku. Pero based din naman sa bands, James, ng Team Bossil, din mo, Ember Spirit at saka Dragon Knight. So, tingin talaga nila, wala pa. Hindi pa kumpleto dito sa 4 picks yung 3 cores ng Team Kuku. Tama ba ang hula ng Team Bossil? Kasi feeling ko, support TV to eh, Jing. Support TV nga. Jing. Highly likely. Diba? Yun din naman kasi nakikita natin recently. English Rock. Teka lang. Okay, support TV nga. Oh, support TV. 4 TV, 5 Mirana, Midlash, Optimer. Grabe, Jing. May ganyang sikreto ka pala, ha? Ako nga pala yung sinaing nyo. Pero maganda to. Kumbaga, fresh sa ice. Usual na nakikita natin sa Dream League. Mm-mm. Would be first pick Mars, first pick na DK. Yes. Ngayon, yung Mars, hindi natin nakikita sa ban.
wala pa dito sa peak. Pero pwedeng i-pick dito ngayon ng boss, eh, if ever. Oh. Tsaka dyan kasi natin talaga kilala yung players ng Team Kuku eh. Oh. Si Abad, Yowe, Kuku, Jing, Abeng, lahat yan may swag din eh. Lahat may bit-bit na confidence. And also, andyan din naman si Kuku eh, ang utak. Diba? Ang utak ng Team Kuku. Grabe, sobrang taas ng game knowledge na ito ni Kuku. Kaya nga dati, diba, nakaka-apekto na. Kasi ang hirap nga naman daw na mag-core, oo, tapos nag-command ka. Pero, si Abing is back na nga ba, yes, talaga? Yes, malalaman natin dahil Bosco is back na rin. Ito si... Doon sa may tres. Si Abeng kasi yung post 5 na parang on and off eh. Dati ha, nung mga times na pumupunta siya dito sa ano, sa exe, tas mawala, papalit ng 5, tas magiging si Abeng na naman. pero ano naman din siya, sumasabay pa rin sa meta, kahit diba? Alam mong on and off siya eh. Pero alam okay ko, naman. Nung nawala siya sa execration, di rin siya tumigil na mag-pubs. Yan. Ayan, parang nagpahinga lang siya, and then after sa pro noon, scene. Non-stop grind na rin naman siya sa kanyang pub. So, Sir Abeng, isang motivational speech naman dyan, Sir Abeng. Diyos ko, kailangan pa ba ng motivational speech ng mga kasama niya? At saka, niya? Ganito kasi yan, James. Parang... Pagka natalo yung Team Kuku, syempre, di ba, okay lang. Nag-experiment lang naman sila. Tinry like Terror Blade, the position 4. Di ba yung mga ganun natin lang? Natin tulos ba? Di ba, totoo. Lalo na, dami nga nagsasabi na sana magkaroon na daw na sponsor dito yung Team Kuku para yeah, naman magtuloy-tuloy na. Kasi tulad ng nangyari sa Team Darling, ang ganda na na-build nila doon na lineup. Pero kasi wala ngang naging sponsor. Mm. So hindi rin nagtuloy-tuloy. Pero, eto, baka eto na naman yung team na pang-scout lang. Could have been. Ganun kayo nangyayari. Nai-scout lang yung mga individual skills sila kada naglalaro sila. Pero what if baka pasok sila sa close qualifiers. Guys, take note, ang gandang laban nito. Team Kuku versus Blacklist. Yan. Diba? Sa close qualifiers. No? The dream. Ano yun? The dream matchup. If ever, mga idolo. Diba? If ever lang naman. Pero yun nga, mga kaibigan, Yo-E sa kanyang Lesh Rock. Okay? Well, let's see kung ano ba magiging ganap dito. Kasi again, may delay tayo eh. Ay, oo. So, naka Dota TV lang po tayo ngayon, kaya din matagal tayo nag-live dito. Mm-mm. So, mga tropa, this is going to be the game one. Best yes of three po ito. Sakto lang nod niya, mga tropa. Ayan. Salamat, salamat. At wag na sana tayong mag-spoil, no? Boss Dakis, kanina pa natin sinabi na rumor lang din yan. So, tignan, hindi naman natin sure na... Naman confirmation. Ayan. Basta kami ni yes, James. Hindi mo kami chismis nagsasalita ng tapos. Pag chismis, chismis lang yan. Mahirap, mahirap. Wala tayong sinasabing official. Yes. Okay na, mga kaibigan. Team Bosil? Mm-mm. Versus Team Kuku. Ah, nakikita ko tong oo, nakikita ko tong kasi sa IYD Mamang Dai DBC Fair Varish to eh. Nakita ko to last time, pinapanood ko yung naging laban nila. Kasi nga nung nakaraan, walang ibang nagko-cover nitong Elite League kung hindi yung WXC Indonesia. So, ito yung mga tropa natin. Oh. Kahit hindi ko maintindihan. Yan. Pinapanood ko. Sayang. Talaga tinambayan ko. Hindi ko mag-gets ko yung sinasabi. Pero pinanood ko kasi nga parang sabi, ano daw yun, inaasahan nga daw nila or isa sa mga gusto nilang makapunta sa close qualifiers. Yan. So, inantabayan na nila, open qualifiers number one, hindi. Sumablay sila doon sa may semifinals. Pero ngayon, they are back sa ating finals naman, best of three, sa open qualifiers number two. Okay na, mga kaibigan. Ito nga po, ano? So, God support man. Terror Blade. Let's go, TB! Hindi to typical na pinipick or nakikita natin sa mga tournaments kung sa Immortal Bracket. Eh, madalas man to. Iba pa rin kasi talaga yung tournament. Oo. Tournament form, di ba? So, dito, pwede nating makita kung gagana ba. Well, napansin ko sa chat kanina may nagsabi na gumana daw once against once, OG. Tapos, once, ilang beses na gamit. Ayun, parang once something, mga ganun lang din. Hindi ko sure kung ilang times, pero mangilan-ngilan. And again, hindi naman siya ganun kadalas. Mm-mm. Diba? Pero, may moments lang na effective. Nung nagkaroon kasi tayo nitong patch natin, nung nagkaroon tayo ng update,
Bigla akong sugod din kay ano eh, kay Speed, alam mo si Speed, 'di ba? Bigla ko tinignan ko ano yung mga thoughts niya. Si Speed unang-una pa lang sinabi, ni-expect niya na tong support Terrorblade pagkalabas pa lang nitong update natin. Pwede naman kasi tra- viable nga, siya, 'di ba? Oo. Na unti-unti nga pero yun lang, wag mo kaming bibiguin kasi grabe na yung build up namin sa Yujing. Pwede ba first blood? Nice try. Wala na, nag-fail na, tama na 'yan. Ama muna. Ang well, dadalas lang talaga yung paggamit niya ng reflect dito. So again, maganda naman din 'yon for these guys. Timberso na offlane, sobrang independent. Kaya okay din yung ganyang post four na Terrorblade sa mga gantong sitwasyon. No? Puro diba? Ka lang talaga ano diyan, yung reflection. Mm. Pag cooldown, replica ulit. 35 mana. Oo, kasi diba? Nga binawasan na rin yung CD ng reflection. Mm. And mas kaya kasing pumront ni Terrorblade sa ngayon eh. Compared sa before, mas tinaasan pa yung strength niya from 16 to 18. So meaning, masasakit din yung damage dito ni Jing just in case na makakapalo siya. Oo. Dito sa may laning phase. Yan. So depende din, ano, mga kaibigan, kung paano nga ba nila papaganahin itong bagay na to. But for... Ayowi! Mid lane. Ngayon ka lang namin nabalikan. Kinakawawa ka pa ng Viper. Pero Viper kasi ito eh. Dura-dura lang. Oo. Alam mo naman pang tatapat natin sa Viper. Pero talagang yung Viper, sobrang lakas niya early eh, no? Pero kumusta na kayo ni Mamang Daya? Sana all of a flex sa IG. Oh, no, cute. Ano yung Predator Dump? Na-flex sa IG ni Mamang Daya. Kasi yung si BYB. Bigla pa man tinawag siya. Nakaupo lang kami nun, ha? Sabi ni BYB, Mamang Daya, can you take a picture with Dayan? Eh, syempre, nandiyan na si Mamang Daya. Alam nga naman, mag-make face ako na, huy, wag na, eh, din, na-offend daman siya. Pero wait, the first blood! The first blood by the post-war Terrorblade. Well, it's good, di ba? At least maganda yung kasi umpisa. Nga, taka, metamorphosis na. Ay, oh. Isa pa. Eh, isa pa sa main. Sumobra. Abeng, nagtipi na din. Yowe, got this one. And Jing guys, gets another. Pero ang gandang okay pabait na doon ni Yowie, ah. Earn na to si Jing. Earn na yan. Ang dalawa na inapatay niya eh. Pang grabe na yung XP assist niya. Earn na yan siya. Padala mo na yan, Jing. Yan. Okay. Grabe. Lalo na mamaya, second availability ng kanyang metamorphosis. Ito na yung mas masakit. Kasi maipapasok mo na sa earn charges eh. Mm-hmm. Diba? Mapipigilan mo. Especially yung regen, high regeneration dito ng Kungka. Yung Viper, mas mamumroblema nga kapag ka... Na-stun man lang siya dito ni Yowie. Ito na, yun na nga, pinadala na. Umi-stuck pa. Oo na. Sabi ni Care John Jing was right. Ayun na nga. Best of ano po ito? Best of three po tayo dito, guys. Best of three. Kung sino po yung mananalo sa series natin, eh, re-recta na po doon sa may close qualifiers natin. Ang mga nasa close qualifiers na po natin, nandiyan itong Geek Fam, Talon, Blacklist, at yung dalawang nagmula sa open qualifiers number one, that's Execration, at saka naman. IHC. Okay, Jing. Ito, pasok na to sa earn kung sakali. Ay, meron sorry, tiny. May kasama. may tiny. Pwede pang, ay, walang toss. So, Jing, medyo safe pa ngayon. Actually, Jing, I spoke too soon. Pa-close! Ay! Siguro, sakto lang kasi at least nalamnan. Pasok yung sa earn. Pasok sa earn. Dalawa sila ng CES. Total of 4 po kasi open qualifiers number 1. Dalawa, XAIH yung pumasok. And then ngayong open qualifiers number 2 naman, etong ongoing na laban natin, Team Cuckoo versus Team Bossil. And then may kasabayan to na laban ng Neon versus Salvation Gaming. So, sino man nanalo doon, guys? Ayun. Sama na din sa close qualifiers natin. Yung nasa Salvation Gaming, nandiyan si Young God, Wonder Boy, Rupi Dodrick, at saka etong si Lloyd. Nagkatagpo din itong dalawang to eh. Yung Team Bossil, tsaka... Mm. Tama ba? Ata. Pero sa mid, mga idolo, Mamang Daya, yatap na naman ata. Naku po! Maganda to, ha? Pag nabigyan na naman nila, and that's gonna be another kill. For the side of Team Cuckoo or Team Darling 2.0, Jing might die here, pero diba? Sabi niya, nabigyan ko na ng halaga yung aking meta. Okay na eh.
Si Yowie pa yung nakakuha ng 2 kills doon, guys. Bawing-bawi na yun si Yowie. Huling pan ng camera kanina kay Yowie, naghihingalo siya. Oh. Diba? Pero with the assistance nga dito ng Mirana, ni Abeng, at saka ni Jing, ang bilis lang nilang nakarecover. Si Mamang Daya pa, yung parang behind sa mga pangyayari ngayon. Yun nga. Hindi kasi kanina, nung medyo mamaga si Yowie, nanggigigil si Mamang Daya eh. So, napatipi si the support. Kasi na, yung kanina, yung una. Oo, oh, no. Kasalanan yun ni Mamang Daya. Lalim, no? Yung lalim niya talaga eh. Pero itong mga pangalawang pagkakamatay niya. Tumapang wala, na. Pag nabigyan ka kasi talaga ng isang beses sa may mid, James. Matik na yun. Sobrang tatapang na yung kabila eh. Pati oo. Mga supports nila, isipin nila kakayanin lang din nilang ulit patayin itong Viper. Basta walang nagre-react. Oo, oh, yun lang naman ang usapan eh. Oo, solo lang yung Viper. Yun na nga, laging ganun lang talaga. Nalilikuran pa. So si Varish naman, babalik sa may lane niya. Mm-hmm. Medyo namumroblema din dito yung Windranger, James. Eh, kailangan taba din talaga. Taba ng level. Pero at least hindi siya namamatay kasi yan naman yung pang-recover niya eh. Delayed lang siya sa level. Yes. Alos ko level niya lang pala oh. Etong TB, malapit support, lang. Pero tama si Bosco. Bosco! Pinokus pair na. Makakatakas ba siya dyan? Napokus pair eh. Boy. Pero ang kunat ng mukha sige, ba naman? Sige, tumapi ka sa puno. Oh, timber chain. Sige lang. Tinabihan na niya oh. Sabay, timber eh. Chain, nandiyan naman na si Jing, pero yun na nga po, mga kaibigan, ang magiging deathbed ni Ku. Kaya pero ba? Ang kati, oh. Di ba muntik pa? Or muntik sabay pa yung nga. Reflection? 9 seconds pa for bullet. The reflect. Oo, nagbabay time kasi nga, etong si Boss Ku. Yes, sir. Kala nila kayang ma-micro. At saka meron siya itong magic wand charges, pati yung healing lotus eh. Ay, nauna. May isa pa namang leap. Ang X. Ay, ang yay. Ganda. Dinelay talaga ni DB yung X-mark niya. Abeng was expecting those X-mark attempt ni Tropa eh. Dalawang beses niyang trinay. Alam niya. Sobrang delay. Saktong-sakto. Naotakan. Sumasabay na rin yung Team Bossil, no? Hindi na sila dito talaga magiging idol. And fit naman yung aggression nila sa lineup na meron sila. Yeah. Diba lahat pang palagan talaga, even yung Viper, basta magkaroon lang ng presensya si Viper, Nether Toxin lang sabay Viper Strike, apakalaki na ng ambag niya sa may teamfight. Mapalambot mo lang si Bosco kahit maultihan mo lang yung Leshrac. Oh. Magiging awkward na for Leshrac na magwalay na nga si Bosco. Ay! Bosco! Okay na. Pang listahan na muna ata ito. Diba? Kababanggit lista pa lang. Listahan na muna yan. Hindi kumapit yung Timber Chain niya. Oo. Oh. Hindi kasi kung kumapit naman talaga yung boy si Bosco doon. Ah, bye-bye. Diba? Kasi kita niya na TP-ing na yung Viper eh. Ganda pala ng trip dito ni Mamang Daya oh. Pagkapatay sa may top lane, may haste rune balik sa mid. Parang walang nawala. Walang nasayang na oras. Papatay pa ulit. Pwede pa. Nako po. Pwede pa yan. Si Yowie. Walang katulong oh. Yowie! Diba? Diba? Ayun lang, surety. Lahat ng hihina, basta gumalaw na to si Mamang Daya, basta mauna lang si Mamang Daya. Tsaka yung mga supports niya, diba, ma-setupan lang siya. Kasi once pero, na siya yung unang nakita agad, tapos magre-react lang tong 2 supports ng Team Bossil, parang ang hirap pagtanggol lang Viper eh. Ang ganda lang ginawa ng Bossil kasi yung Team Kuku, parang ano pa nila ito eh, bumabuelo pa lang sila. And expect na nila na yung Terror Blade somehow magra-rush pa yan ng level 6 since hindi nga nakapatay ng ilang beses. After niyang ma-deads, kailangan niya munang bumuelo eh. So sabi ng Bossil, gamitin natin tong opportunity na to para mag-punish ng mga nag-iisa or na magsosolo. Which is si Timberso. Tsaka ang ganda din ang ginawa doon ni Mamang Daya eh. Nung yun na nga, malalim na siya sa may top lane, rekta tipin agad siya. Hindi niya winaste yung time niya to pop pa yung haste rune niya papunta doon sa may top lane. Ayun! Talagang tipin na, kailangan nila ng rush eh. At eto, rush kill ba to? Patay muna ata si Tropa. Speed mabilis. Pero hindi makakatulong oh. Makakatulong naman ay, dito si Timber. Then again, mo. That's gonna be Jing. Facing his deathbed. Merong nangyayari din sa gitna, pero yun na nga. Nailip naman na ni Abeng. Hindi siya nasagasaan ng bangka. Hirap nga nun, no? Pag naanguluhan mo yung ano, reflection, sabay shackles, tinuhog yung dalawa eh, yung tunay tsaka yung peke. Okay. Paano na ikin? Kawawi. Dito guys, nakakabawi yung Team Bossil. Kanina pa eh. Ganda na ng flow ng or ng connection ng 2 supports ng Team Kuku papunta dun sa may mid, diba? Grabe na yung alalay nila kay Yowie eh. Pero yung recovery ng Viper, iba pa rin guys. Scary pa rin to. Di siya nadarag din eh. Kaka-rotate. Pero, alam mo ano scary for Team Kuku? Si Abbott.
Dapat na rin eh. Hindi kasi hindi din naman siya nagagalaw. Diba? Yes. Free lang din siya na farm. Huwag lang magpaprokto si Abad. Ayun lang. Ibang usapan na yun. Ibang usapan na yun. May nangyayari na. Ito na guys. May nangyayari na. Kapit pa. Tama. Kaya pa to. Kasi sabi nga, kahit anong maging yaman mamaya ng three course ng Team Bosil, eh kung mapasok yan sa krono ni Abad, di ba, mababaliwala yung yaman ng mga yan. Masusunog sila ni Yowep. Continue sa patulog Rono, from Mirana. Eto na. Andiyan naman yung arrow mula sa malayo. Sabay dating nga ni Yowep. Pero may avalanche galing kay Sepper. Yung torrent, hindi naman tumama. Sabay yung barko. Wala ding nabigyan. Kaso DB, nakatakas pa yan. Buti nga, dumating din dito si Mamang Daya. Pangit kasi ng lokasyon, James. Ay, naku, na-boot trip. Yun na nga, patay pa si Jing. Sabay si Bosco, wala na magagawa dyan. Wala na, takbo na yan. Pantakbuhan na to. Pangit ng lokasyon dun sa may bottom lane. Pero patay si Mamang Daya. Doon naman nakabawi si Yowie. That's good. Kasi ang layo nila eh. Ang layo nila doon sa positioning ng Kungka. Ang daming mga puno. So ang dami munang inikutan na pasikot-sikot dito ni Yowie bago siya fully makahabol doon sa distance nga na meron sila dito ng Kungka. But that's Bosco falling down, Bosco. Nila, frostbite yan. Napanot ka dyan. Batos frostbite, chuckle shot. Ewan ko na lang, baka makagalaw pa si Bosco dyan eh. Ay, diba? Iba talaga, no? Pag support yung mga gumagalaw. Tsaka si M, isa din to sa mga bosset na support recently. True. Nakikitaan natin yan ng potential, lalong-lalo na kay Snaking. Mm. Diba? Basta samahan mo lang ng isang taga-pronta. Oo. Diba? Kahit Tiny, Tusk, any hero na tatalon para humarap. Mm. Para makapag-frostbite na yung CM. Kasi once na pumasok na yung CM, bagal din ang movement speed ng hero na yan eh. Ayan. Kaya pag takbuhan na, hindi siya best in takbuhan. Laging naiiwan ng palda eh. Wala ano na yan, pang-alay ba? Kaya sobrang ganda rin ang composition ng supports dito ng Team Bosil. Balance na balance din. May taga-sugod, may taga-toss. Then meron namang isang taga-aura-aura lang sa likod, sabay follow-up. So ngayon naman, si IYD. Eh, tamang-tambay muna sa gubat with the maelstrom. Yabmat-yabmat muna, bawi-bawi muna, para gagalaw muna daw si Mamang Daya. Reformed AG, yung Team Bosil, no? Si Lavarish, dyan, si DB, si Mamang Daya. Diba? Sino daw po, swan nila kuku, si Abad po. Si Abad, Atab, Taba. Taba. Si Abad po, mga kaibigan. Uy, nagkakapakiramdaman. Pero kita, ganda ng ward ni Zephyr, oh. Sobrang aga nilang mag-deep ward, so parang hindi pa to expected ng kusa, Team Kuko sa ngayon. Oo. Okay. Mask of Madness muna sa Bay Maelstrom. Mm-hmm. Okay, okay. Ganims, si Viper. Yes, parang ganda na ng ward ng Team Bosil dun sa may baba. Mm-hmm. Hindi pa din nagiging obvious na may ward dito kasi hindi nila dinidisrupt yung farming ni Abad eh. Wala lang, ginagamit lang nilang advantage na okay, babasag yes, kami. Yes, totoo. Para lang kita nila if may tapang lang ba? Position ba itong si Abad for a chrono? And then mamaya nila pwedeng gamitin nga yan kapag wala ng tier 1 dito sa bottom lane. Yung team Kuku. Kasi mababaliktad pa eh. Yan. Ginagamit kapag, lang nilang pantapang, no? Mm-mm. Pambasag. Para maun nga naman nila itong baba. Diba? Para mas may tapang sila mamaya to connect using the twin gates doon sa may bottom lane. Yan. So ngayon si Yowie meron ng Yule Scepter going for Kaya. Pero si Varish muna. Patay ba? Okay. Makikita, op, sinesexyan niyo. Pero ayun, si Yowie. Akala ko kampi eh, sabi ni CM. Casual pa sila tumatakbo. Pero yun na nga, ginawa na din yung baba. Knowing na meron tatlo sa itaas. Varish ang namatay, sabay etong si Faceless Boy. Dang nakita, buti nakatipi pa tropa. Yung stun is Ever cooldown eh. Buhay, si Abad. Baka avatar yan. Kasi isipin nyo na lang yung sisihan dun. Oo. Namatay si M, kapalit yung carry ng kalaban. Yeah. Sisihan yan. Talagang ano yun, pang demoralizing play ba? Mga ganon, di ba? Grabing trade yan. Nice trade yan. Nice trade yan. Nice trade ka, Choy. Kaya tawag dyan, nice trade. Oo. Reflection. Sabay si Abeng galing sa likod. Ayun na nga, binigyan na po dito ngayon ang chakram itong si Kuya Mong In Your Dream na naginip na muna. Sabay si Sepper naman ang nabigyan, mga kaibigan. Dalawa agad na wala. Sabay Krono sa dalawa. Yun nga pong Team Kuko pumapalagpain, mga kaibigan. Viper, sumama na sa Dreams. There's gonna be Varish gone as well. Double kill for Abad Dota. DB, nakita pa ng
team. Kuko, and yun na nga. Darling 2.0 is doing it. Team wipe. Guys. Diba, ang gandang may sining. Oo. Yung team Kuko dun. Wala, pag nalapitan mo talaga yung Viper, tulog na to, sleepwell na to. Pwede na to sa next game, James. Oh, relax ka lang. Hindi, dapat Team Bossil yung nagwawala ng ganito eh. Totoo, ang aga, no? Di ba based sa lineup nila, may Viper sila, may Tiny na pwedeng gumalaw-galaw. In your dream din, ang aga niyang nakuha or saktuhan lang din naman yung kanyang Maelstrom. Meron pa silang kungka dun sa may fight na yun. Wala nga lang, Ghost Ship. Mm. Diba, yun nga lang yung kulang nila doon. Wala silang pampadelay. Pero sa situation kasi ng game natin or sa lineup na meron yung Team Bossil, sila dapat yung ganito eh. Hindi yung sila yung dinadarag ng team na dependent din naman sa may setup ng Chrono. Viper kasi ito eh. Oo, eto walang cooldown cool tong Team Bossil. Kahit makipag-verse kill lang, dura-duraan lang dyan yung Viper, papalagyan eh. Yun ang shocking, guys, dito sa game 1 natin. Team Bossil, ha? Tinatalo kayo ng talagang kabubuo lang halos kahapon na kahapon team, na. No? Pero ang ganda kasi talaga ng transition. Lang, eh. Ang sarap sa matapanore nung transition ng Darling 2.0 kanina, Dayan. Inumpisahan nila ng maganda to the point na si Mirana, ang forma ng pwesto, napag-crodo sa dalawa, walang problema. Talagang ano ba? Smooth sailing. True. Doon lang sa play na yun. Lalo na kapag ka may dying na rin kasi for Team Bossil eh. Oo. Kapag may dying na, dyan na sila magsa-start na mag-rattle eh. Ang sabi? So, legit ba yan? Wait, dog fighting. May ano ba sila, boss ko? Sa Discord. Okay. Baka sa Discord. Wait, dog fighting. Kasi lion. Alam ko walang aso sila, boss ko eh. Eh, sa Discord nga nila. Oh. Uncontrolled noise. Ayun ang yan. Alang nga. Ay, nag-away to. Sabi, mukha daw may mapipis. Oh, relax ka lang. Diba, gagamitin nga lang to pang scout kapag ka walang mga sponsor. Legit aso nila. Si Abeng ang may aso ba? Ano ba? Sila Abeng aso daw. Aso ni Abeng. Okay, cute. Kasi si Coco yung nagsabi. Uh-oh. Pinahatid lang pala. Madaming aso si Abeng. Ay, yan ang hindi ko alam. Wala, fur parent pala. Oo, okay, Sir Abeng. Okay na, mga idolo. Wala, kasi pag nandito siya, parang hindi ko makausap eh. Pero yun na nga lang, abat. Viper? Taba? Strike. Time off! Out! Walang nakamit yung Team Bossil. Binigay na halos lahat. I mean, the ship's available, ganda pero wala doon si Kunta. Ganda pala pwesto nila doon, di ba? Talaga para eto pre, oh. Kaya natin to. Isikil to pare. True. Carry to pare. Eto na eh, pang sure na meta nila. Tsaka dagger reveal na kasi yun ni Zephyr. Dagger reveal, it failed. So, next team fight, alam na to ng Team Kuku. Prepared na sila dyan. Eto, buhay din sabay ba? Sabay freezing field? Leap. Ayun. Meron na sunod-sunod, no? Kumuha na sila ng mas madaling target. Tama, tama. Pero oh, ito pa. Jing, ayan pa. Close. X swimming. Nag-swimming sa? Nether toxin. Ganda niyan. Okay. Yari ka dyan. Pero kasi sa lahat ng mga pangyayari na to, kahit sino pa man yung namamatay for Team Kuku, lahat naman ng yan napupunta pa rin for Abat eh. Mm-hmm. Maglagihintay pa lang din sila dito kay Abat kahit mamatay yung Mirana, mamatay man dito si Jing. PKB. Okay lang, oo. Waiting time lang talaga sila dito for the Faceless Void. Kasi si Yowie, shining bright like a diamond na eh. Kita mo naman yun. Kaya na sumuha. Napasaludo si Abat, pati si Kuko. Sinosolo kay lang naman dito yung Team Bossil. Amplify damage yun, no? Oo. Di, tsaka, ang ball si Yowie dun ha, wala siyang mga kasamang malapit eh. Mm. Yung tipong nag-expect siya ng backup, hindi, talagang tapang lang. Wala silang vision dun, no? True. Nilabanan niya sa may mid. Pero sakto kasi amplify damage din eh. Oo. Amplify damage ba siya dun o talagang... Parang amplify damage nga. Eto, parang hanggang ngayon nga, meron siya eh. Ay, pawala pa lang, oh. Sakto meron siya doon. Ah, meron na. Akala ko effect nung may effect lang. Sakto, matagal naman. Meron nga talaga. Sakto, ang ganda na ngayon. Mas bet mo ba yung amplify damage ngayon kaysa sa double damage? Oo naman. Kasi dati hindi talaga siya pwede sa mga... Magic, no? Sa mga support. Ngayon, na-appreciate din natin siya. Pagka-amplify damage, sugod talaga mag-isa yung Leshrac. Pero eto, walang amplify damage. Papatay pa din, Papas Dapes. Lang. Okay. Split Earth. Arrow combo. Luto dito si Viper. So cute nun.
Niluto. Pulturation ng diabolic idik yun, ah. Grabe. Okay. DB with the Aghanim Scepter. Ay, natatandaan ko to si Mamang Daya, James. Anong natatandaan mo dyan? Dati nung nag... tinitingnan ko, sinisilip ko yung mga trip ng mga pro players, mga interviews nila. Natandaan ko, unang interview kay Mamang Daya, tinanong siya ng hobby niya against other than playing Dota. Ando? Sabi niya, mahilig siya mag-badminton, swimming. Ayun, kaya pala nag-swimming. Pa-swimming si Tropa. Sa Diabolic. Araw, Nayuls. Mga kaibigan. What a combo. Disco connection. What a combo. Dahil sabi ni ko, wag niyo nang labanan kasi. Oy, yun lang. Patay muna dito ngayon si Tropa. Wait, he spoke too soon. That's gonna be Marana surviving. Tiny died first. Nice save coming from TB. Chronosphere for this Viper. And oh my God, Wind Ranger wants the bubble as well. Napadaan siya sa Chronosphere. Sabay masiseta pa ng apat. Yun nga lang. Ay, apat. Ang naging kapalit, gawin mo pang lima. Team Bosil. Cinco kamote, mga kaibigan. Akala ko patay na si Mirana eh. Akala ko din. Ayun ang disconnection. Nakita ko nga. The disconnection, guys. Parang wala pa. Talungan ba ang nangyayari? Well, pero talagang Team Bosil ang suki. Diba? Ganun na nangyayari kanina pa eh. Partida nga, ang ganda na ng vision din doon ng Team Bosil. Okay lang, kahit CM mapahamak eh, okay lang. Huwag lang sumunod agad yung Kungka. Kasi Kungka yung frontliner nyo eh. Kungka yung frontliner nyo, damay nyo yung Tiny. So nawala na agad yung two cores na pwedeng pumronta for Team Bosil. Parang... paano pa maprotekta ng Viper at saka Windranger yung sarili niya? And also yung failed attempt to kill the Mirana. Parang napasama pa na malayo yung range ng X-Mark. Nauna yung kesa dun sa Dagger Toss. Okay na yun, yung CF mamatay. Okay, tanggap na natin yan si Ate Elsa. Eh, hindi. Pero yung Tiny Kungka, wala. Na ang bilis na bura, yun ang cannot forget. Eh. Kamo, lima pa sila. Lima pa sila. Cannot forget talaga yan, guys. Pero kailangan mo na BKB dito ng Windranger. BKB... oh, BKB lang muna. Kahit Ags yata dito, oo, hindi muna siya mag-Ags. Lincoln Sphere. Kasi pagka nag-Ags siya, pag natakpan to ng Chrono, yari din siya eh. Kailangan niya muna defensive item. Yung Yule Scepter, oo, sakit sa ulo no, ng mga setup ng Yules. Oo. Yules, ito mapapa-Lincoln Sphere tuloy yung Windranger. Gusto mo yun? BKB tapos Lincoln Sphere next item? Sobra. As a carry, hindi mo siya gusto kasi sobrang defensive mo na at this point. I mean, may damage naman si Viper at si Kunka, pero pwede kayong kapusin kay Timber. Ito na naman. Ang tanong, sinong mahuhuli talaga, James? Yeah. Teka, kasi, may ship. Nagtitipi na yung sambayanan ng Team Kuku. Sabay pasok ni Yoi, BKB, Focus Fire yun na nga. Napipiga na siya. Buti na lang mga kaibigan at nabigyan na yung si Yoi. Pero look at abot ni BKB, mananampal na lang dito ng maso. Aabutin pa dito si DB. Sabay dalawa agad yung nakuha nila dito. Oh, Bosil, habulin pa dito ngayon ng Team Kuku kahit wala na dito si Yoi. Team is approaching. Natatakbo. Twin Gates? Merong Yules dito. Hey! Timber Chain in Twin Gates by Viper. Kita nakatakas siya. Watcher eh. Sa Rosh Pit. Nasa Rosh Pit. Ayun. Okay. Hindi tayo nadinig ni boss ko. Pero 2-for-1, siguro safe na lang din for Team Bosil. Parang masaya na silang ganun lang yung nangyari. True. Kasi after nun, Windranger nakatakbo sa mid. Yung Viper naman, nandun sa may top lane na flow yung creep. So somehow opening pa rin yan for Team Bosil. Yan naman yung unti-unti na pagbawi na inaasahan nila dito sa may game natin. For Team Kuku, ang hirap lang talaga is lagi nilang nababalanse yung kills na nakukuha ng Team Bosil. So hindi nakukuha ng Team Bosil yung full potential, full advantage nung kill na nakuha nila kay Leshrac. Kasi ang laking bagay na nun eh. Walang kukombo sa may Chronosphere kahit na eto na nga, pa-cooldown pala yung Chrono or kaka-available pa lang. Wait, ng Chronosphere. Pero lalaban nga, may Chrono, may Leshrac, may Aegis. This BKB, is shocking. Hindi pa online, pero may Aegis si Tropa, Chrono sa tatlo, mga kaibigan. Thank you talaga! Abat Dota, ang saya-saya, dumobol kill pa nga, mga kaibigan. The Avatar is looking for an opening, pero Jing, nabigyan, so out na lang muna, sabi dito ng team, darling. Pero Chrono used na yun, ha? Oh. Aegis, di naman nila na-reset.
Pero alam grabe ba? Na din yung individual damage dito ng lalaban course ng Team Kuku, no? Lalaban kasi kahit wala yung Lesh Rock, tapos nasa taas pala yung Team Verso. Oo. Nakagawa pa rin ang paraan para makapatay. Pero yowe, naghahanap na ng gulo. Ayun lang ha. Set up. Midyan ha. Midyan mga par. BKBTP na lang magagawa dito nitong si Wind Ranger. Kerry, si IYD. Ay, Kerry rather. Pero yun nga mga kaibigan, kumbaga, ang laking bagay na napapunish yung Team Bosil. Sabay TP. Tsaka, ang dami nilang ginugugo lagi na skill para mapatay yung Mirana, yung Terror Blade. Parang yun yung sakit sa ulo eh. Ito, ang tanong, mapapatay ba nila si Bosco? May blade mail, mapapap. Matotorrent mo siya sa akin. Lahat binigay, mga kaibigan. Yung torrent storm nandun na, mapapatay nila finally. But I spoke too soon. That's Ching saving the day. Wala mong Chronosphere. But Abbott Dota's BKB is on the way. And double kill pa para kay Abbott Dota. Pero naka-double kill naman na dito ngayon itong si DB for a trade-off. 3-for-3 naman yung nangyari. Pero may kasamang objective. Sa Darling 2.0, tsaka Dayan. Tsaka umalas doon ni Mamang Daya, tsaka DB, bakit kayo nagtatabi sa harap ng Leshrac? Kinain tuloy yung Split Earth. Wala tuloy galawan, pati chakra. Bakit naman ganun? You don't do that to Leshrac. Lamon na lamon. Ayun, ayun na nga ang sinasabi sa hula naman. Same, kasi same. Oh, pinalamon na nga ng Pulse Nova. Shackles, Abatos, combo, so, pero patay pa. Ito nga si Kuya Sepper, buti na lang nakalayo-layo pa. Oh my God! Munti ka na. Dagaw na lang dito si Yowie. Walang nagkabigayan sa attempt na yon. Angasan lang. Angasan lang. Di ba? Oh, angasan lang. Grovel. Multik pa dun yung Tiny. Kaya nga, buti nakaback na siya dun. Oh, damay mo na yung Wind Ranger kasi yung Wind Ranger din. Abot pa eh. Sinunog. Kawawi ang mga tropahan. Pero you don't do that to Leshrac. Yung magtatabi kayo. Dagger yung Lish eh. Nandiyan yung surprise factor niya ni. Dagger, Split Earth, Split Earth, Dagger. Kanina nga si Lish, nilapitan ni Tiny siya, pinastan. Hindi na alam ni Owen. Bakit baliktad? O diba, nagkakagulatan din tayo. Wala na si Jinx sa Geek Fam. Diba, kaya kanina napag-uusapan natin yung mga unofficial na mga announcement. Pero magugulat ka din. Kasi yung chismis. Ito. Kasi ang galing talaga ni Jing as a post-for. Totoo. Porma talaga. Maporma talaga si Jing as a post-for. Talagang siya yung isa sa nagbibigay buhay din sa Geek. Hmm? So magtataka ka kung bakit isa siya sa, you know, hindi kasama sa official roster. But again, nakikita natin yung kanyang ang tawag dito, value with Team Darling. The Yules will stop that X mark. May Earth Split pang kasama and that's gonna be DB's death. Double Yules kasi ito eh. Yules ni Yowie at ni Boss. What a nice. What a nice. Amplify damage naman, Jabes. Kung talaga namang pinagpapala ka dito sa Elite League, no? Open Qualifiers 2. Guys, unang sali pa lang po ng Team Kuku, ha? Kasi no Open Qualifiers number 1, kinikwento ni Bosco sa stream niya na wala pa daw silang mga kalahok, wala pa daw players. Oo. So, kabubuo lang ng team na to. Kasi guys, March 8, nag-start tong Open Qualifiers number 2 natin, eh. Uy. Sa pool ka na naman. Uy! Ruisoy! Imagine nyo na lang yun, guys. Kabubuo nyo lang. Naglakad lang yun dun. Kabubuo nyo lang, tas re-recta kayo sa close qualifiers. Hindi pa naman tapos ang series natin. Hindi pa naman. Pero guys, take note, ang mga makakaharap po ng mga teams na magmumula dito sa open qualifiers number 2 dun sa close qualifiers, nandiyan yung Geek Fam Talon, Blacklist, EXE at IHC. Ayun na nga. Pag Team Kuku ang pumasok dyan, guys, asahan nyo na yung Blacklist versus Team Kuku. Kailangan ayun talagang... Ayun na yun, guys. Blacklist versus Team Kuku. Kailangan nang makita ng sambayan ng Pilipino. Ayan, ang kaabang-abang talaga. Pag may trabaho kayo noon, tapos hindi kayo, nanood, nako. I-leave nyo yan. Alam mong pwede siyang panoorin ng replay lang, pero parang mas maganda kasing mapanood wala ng live. Spoiler yung... kasi mga tao Alam mo yung, ay, ano nangyari dito? Oo, makikita mo, sayang. Daming post sa social media, daming asar. Sayang di ko nakita ng live. Hindi ako nakaride since the day it began. Yung mga ganung bagay-bagay ba? Totoo. Hirap pa naman ma-spoil. Oo. Wala na, talo na dyan yung ganito. Eh, siyempre, gusto ng tao, una sila eh. Sabi diba? Ni Justin, no? Solap versus Tonap.
Oh, relax ka lang. Hindi natin kabiruan pa si Abat. Pagkakabiruan na natin, pwede yan. Kaso si Yowe pumasok na sa maistanini dito ngayon kay Mamang Daya, Kronos, Pero sa tatlo. Thank you! Avatar is doing it, mga kaibigan. Napapos pa dito si Abeng yung aso. Maboy. Crush. Flash. Nag-crush. Nag-crush si Yowe. Kagabi pa may problema sa PC yan si Yowe. Ay, oo, diba? Nagpo-post siya. Hindi niya maayos. Ewan ko kung ano nangyari dyan. So, bigla nag-comment na lang siya, okay na guys, ayos na. Ewan ko ngayon, baka is back. Na is back. Siguro ano pa ito, mga 5 minutes. Pero grabe mga krono na ito ni Abat, no? Natatandaan ko, ini-scam tayo niya ni Abat eh. No? Ay, oo, may Gcash pa tayo dyan. May Gcash tayo dyan, nonood siya. Kasi... talagang pagka kami ni James yung nagka-cast, talagang nananalo daw lahat nanalo ng daw, bit niya. Standby siya dito hanggang dulo. Ginagamit mo kami, kinokontra mo kami, tapos wala kami dyan. Ako lang. Ano yan? Bad attitude for sure. Bad attitude. Talk to his dog, no cap. Sepper. You like talking to his dog. Ay, naka. Ay, yung cute to. Jing pa close ex Abat. Pano? Lagi kayo. Hindi siguro mga viewer na yan nila Abat. Ganyan sila ka. Ang cute. Kakulit. Diba? Okay. Di kinaya ng PC. Oo. Pero Terrorblade, pre, tingnan mo mas mayaman pa sa Viper. Ang ginagawa lang, reflect, taga-save. Diba? Mm-mm. Bukod sa pagpa-farm, syempre. Again, sleep boss ko. Sleepwell na yan si Viper. No. Kill me. Notify. Kill me, I will call master. Ayaw, kamatay na din kasi si DB. Ayun o. You fine, I think. It's a prank. Dito kinaya ng PC yung talent ni Yowe, no? Grabe, guys. Yun ang nga. Si Yowe, no? Kumuha lang ng experience sa entity. Sobrang laking bagay nun para kay Yowe, promise. Individual ano yun, ha? Individual growth yun para pero sa kanya. Grabe talaga. Yowe payments. G-try. Ay, dead ma. Hindi niya ata so. Nakita. Oo, kasi pag G-na-G ka na, di ba? Oh. Hindi mo naman sa side. Oh, DB, hindi ka daw papatayin. Yay! It's a prank. Ayun na nga, in your dream. Will be, you'll stop and he's about to fall and Gigi Tinawag. Kill me, I will call pass. Tama ka, guys. Totoo nga. That is a it. A man of his words. Shempards. Eto si DB. DB. Baka DB yan. Pero anyways, mga kaibigan, Game On pa lang inapanood natin. Fun. And ano ba? Kaya fresh talaga, fresh sa ice eh, yung mga heroes eh. Kaya talaga manood kapag magkakatropa yung naglalaro, no? Oo. Kasi parang ramdam mo yung, kahit mabigat yung game, ramdam mo yung gaan sa feeling din nila eh. Mm-hmm. Na yung mga katapat nila. Tamo, 9-0. Ay, Abat. Abat ah. Pero, for di Abat. Hindi ka ganyan dati. Pero challenge yan kay Abat. Alam mo bakit? Kasi syempre, karamihan ng tao ngayon nakamata sa kanya, iisipin, ay, mababang team lang to, hindi ito ganun kataas na kalibre. Kailangan mag-perform din si Abat sa ibang mga teams against other teams na big caliber para masabi na, ay, putik, top tier pa rin pala talaga. Ganyan yung mga Pinoy eh. Naghahanapin ng something more. Kilala naman natin yung mga yan, di ba? So again, with the team, the current composition, parang okay naman yung kanilang synergy. Diba? Talagang solid ng kanilang chemistry. So far, tsaka tingin dito ko, sa game na to. Na naman yung, ganito na naman eh, parang team darling. Gagamitin na naman para ma-scout yung mga players. Mali ba na lang ha, if may mag-sponsor. So, sana. Oo, nagpapa-Gcash naman eh. May Gcash QR naman si Bosco sa stream niya. So kung gusto nyo, baka kayo na lang ang mag-sponsor. Ayun no? Na nga. Baka lang i-scan naman. I-scan nyo na lang yung Gcash doon. Pero guys, mamaya, pagbalik namin sa game 2 eh, balitaan din namin kayo sa nangyayari doon sa may laban ng Neon versus Salvation Gaming. Kasi doon sa Salvation Gaming, naglalaro si Young God, Wonder Boy, Rupido, si Drake, at saka si Lloyd. Ayun. Saka yung Neon, syempre, kilalang-kalala naman na natin kung sino yung mga tropahang Neon, si Chidori, si Ken, si JJ, Bombi, saka si Castaway. Yes, sir. So, mga pare ko, paano pa nga ba? Di break muna tayo ng saglit. And magbabalik tayo for the game 2. Naglo-loading pa since Dota TV lang din tayo nanonood. Relax lang kayo dyan, magbabalik kami na dyan.
What's up? Welcome back and salamat sa paghihintay. Gawa nga po ng Dota TV lang din tayo. Sinasubukan lang natin mag-connect. Yeah. Yes, thank you guys. Ayan, also help nyo na rin po kami by sharing our live stream. Kasi guys, hindi natin alam kung last game na po natin to na magkakasama ngayong oras. Oo, no? Kasi ang susunod na broadcast natin Nostra. Ay 10 p, yun na nga, sa broadcast 10 ng Dota, 10 p.m. Pero yung Nostra natin, 8 p.m. So maganda yun mga tropa kasi so, tagal pa guys. Pa-playoffs na yun. Sipin nyo yung distansya na magkakalayo-layo tayo. Totoo, no? So pwede nyo pang gawin yung mga bagay-bagay. Depende na lang kung ito 2-0 to ng tropahang kuku. Ng team Kuku. And also, yeah. Update lang din, guys. Neon po ang nanalo up against Salvation Gaming dun sa game number 1. Duration natin dun, sobrang bilis lang din pala na laban. 28 minutes and 59 seconds. Iyo. Di ba pinat... 30. Pero yung naging laban naman natin dito kanina, eto may 30 minutes. 30 minutes naman itong Team Bossil. Yeah. At saka yung Team Kuku. Huwag kayong mag-alala, guys, sa mga naghahanap din ng mga matatayaan. Kapag dating sa close qualifiers, alam ko yun na yung mga makikita natin sa 1xBet, no? Oo. Kasi open qualifiers pa lang din to, guys. So, dun sa may close qualifiers, lalo na't nandyan na yung sobrang bibigat ng mga teams dito sa Southeast Asia. That's GeekFam, Talon, Blacklist, at yung dalawa na nanggaling sa open qualifiers. Number 1, Execration, at saka IHC. And dalawa rin po ang magmumula dito sa open qualifiers. Number 2, if... kung sino may manalo dito sa series natin na Team Kuku versus Team Bossil. Hindi, kung sino man yung mananalo sa Neon versus Salvation Gaming. Yun. Again, dalawa lang to, no? Ang alam ko, dalawa lang makakapasok sa ating close qualifiers. Uh-oh. From open qualifiers too. So, very important itong magiging laban na to, sa mga idolo. Sa stream na, nagkakast pa. Napakasipag talaga na yung tropa ko. Ganun talaga. Thank you, ah. Kasi, pang ano lang, pang sustento kay baby. Ayan. Wala na yung jing sa Geek Fam. Yun din ang kinagulat nating lahat. Kasi nung una, chismis lang siya. Diba? Oh. Wala pang official na announcement. Pero ngayon, gulat na lang din talaga tayo. And nandito na siya kasama nila Boss Ku ng Team Kuku. Guys, kabubuo lang na itong Team Kuku ha. Kasi nung open qualifiers number 1 natin, nung March 6 ang chika niya, di sila sumali kasi wala daw silang kalahok. Mm. Ang open qualifiers number 2 natin nag-start March 8. So, di natin alam kung 7 ba sila nabuo o 8. Alin lang naman sa dalawa o 6. Dito, 6 pwede. Malay natin after nung... stream na yun ni Boss ko, naghanap na siya ng maaaya. Yun. Again. Ito na guys, ang layo ng narating. Winner dito will be going, sa series natin ha, will be going na straight sa closed qualifiers. And yung mga nabanggit kanina, except sa IHC at XE, mga direct invited sa closed qualifiers. Oo. Again, mga kaibigan, inulit po namin, dalawa po yung makakasampa dito. Mm-hmm. And most likely, Team Kuku, diba ang makakaisa gawa nga nung one game ahead na sila up against Bossil yung kanina Neon Salvation Gaming. Panalo ba yung Neon? Neon game 1 panalo ni Neon. So mga Pinoy natin talagang palumpalo din mag-Dota yun. Yes. Pero to James, nasilip na natin din yung draft. Ngayon, ang ngayong game 2, binibate na tayo ng Team Kuku. Kasi tulad na sinasabi din naman natin lagi, game 2 yung laban na laging tapatan to ng mind games . Kasi game 1, nag-support sila, Terror Blade, hinawakan ni Jing. Pero ngayong game number 2, feeling ko pwede naman na nilang i-core or at least nandyan yung option na pwede na siyang kay Abbott. Ooh. Diba? Signal Ultra Days ni Abbott. Ito din naman ang paborito niyang ginagamit, Terror Blade. And ang dami pa rin options. Kasi Centaur Warrunner, nakikita din natin siya na sinusupport ng mga Chinese teams. Sila yung nakikita natin na mas specialty yung support Centaur nga. And sa pubs din, ang dami din dito sa may Southeast Asia. Oo, so, pwede pa din. Ang dami pang options din for Team Kuku. Yun naman yung maganda. Nag-work yung attempt nila dun sa may game number 1. Di naman siya full experimental na lineup. Yeah. Kasi nauna na natin siya nakita kay FY sa pro scene na ginawa yung support the Terror Blade. Pero ngayon tayo, at least, nung tinry, nag-work, di ba? Sa pro scene. Hardcore, sa pubs, ang dami kasi neto Terror Blade support. Iba pa rin kasi sa pro scene. Pero Arden for Team Bossil, medyo... medyo nagagandaan ako sa Arden na pick na to.
Huwag lang mapa-fast game yung laban. Yun lang talaga yung pinangangamba ko. Kasi kanina nakita tayo Terror Blade support, 'di ba? Lesh Rock ni Yowie. Oo. Tapos finast game tayo 30 minutes lang na laban, talagang balagbag na agad. Eh yung Arc Warden, matagal-tagal pa timing nito eh. Pero gusto ko tong Arc Warden na pick. Hindi eh. Kasi mag-ano siya, mag-fit siya doon sa gusto nilang gawin. Mars, Peplay, Batrider, isa ding initiator, Pugna, Sustain. Diba? All around, yung gustong buhayin dito na draft ng Team Bossel. But for Kuku or Team Kuku naman, ano na sila, parang nandun na sila sa heads ng kanilang mga kalaban. Kita mo nagbanagad ng Naga. So iniisip na niyan, support na TB. So, pwede na nga itong ikutin ulit ng Team Kuko ngayon kung sakali mong gustuhin nila. Totoo. Diba? Nagkaka-freedom si Kuko sa draft dahil sa ganyang klase ng format. So, tingnan natin. Paano nila i-utilize or i-maximize yung sitwasyon nila ngayon? Diba? Sino na nalo game 1? Team Kuko po. Team Kuko po. Yung lineup nila dito, Abat, Yowie, Kuko, Jing, at saka Abeng. Ang katapat po nila guys, itong Team Bossil, sila IYD po ito, In Your Dream, Mamang Daya, DB, Sefer, at saka si Varish. Mm-hmm. Let's okay. Go, Abeng! Mamaya guys, alam ko, pwede kayong manood ng No Strat, as makakaipong kayo ng WXC points. Diba? Hindi tayo mag-wager doon, pero pwedeng-pwede. Ikaw yon no, yung Rebski. Si Ngoya Reb, no? Si Rebski. Wala lang. Visit ka. Si Rebby, ah. Okay na. Okay, biga na. Tignan natin. Meron na ba? Nag-open ba tayo ng wager ngayon? Makakaipon sila WXC Points. Yes, may Nostra po, Boss Angelo. Ayun. Ah, oo, yun na nga, guess. Ayun, guys. Kasi delay since hindi tayo official ay, broadcast. Oo, hindi tayo makakapag double XP points. Siyempre, gugulangan nyo na kami noon. Manonood na lang kayo ngayon para makaipon double XP points. Gamitin nyo na lang to na opportunity para madagdagan. Ganun din sa Nostra, guys. Oo, may WXC points na may ipon pero walang wagers. Yes. Sa Dream League Season 22 lang yung mga wagers natin. Oo. So, yun, ipon lang kayo ngayon. Hindi po. Ang reset po ng ating WXC points ay monthly. Monthly kada po. End of the month, ayan. Tsaka na magto-total, tapos pagdating ng bagong buwan, bago WXC points ulit. Kahit magkaibang tournament pa yung tamaan yan, kahit maputol pa yung tournament na ongoing, monthly na ang ating WXC points. Also guys, trivia lang, may WXC points din tayo sa Best Duck Nation. Ayo. So kung gusto nyo talagang the more the merrier, yan. Ang entries nyo, tatlo yan. Ha, pwede. Pwede kayong pumunta, guys, sa YouTube lang, YouTube. Okay, so kasi tatlo bali. Kasi wala Facebook eh. Wala, diba? Wala yata din silang Twitch. YouTube sa atin, tapos Twitch dito. Tapos sa kabila, open yun sa YouTube nila. Yan, tatlo yun. Nga, okay. Tatlo yun, guys, na pwede ang nyong lapagan, di ba? Basic yan. Okay na, mga tropa, shoutout sa inyong lahat. Ha? So again, ipon na kayo ng WXC points dito. Manood lang kayo. 5 minutes of watch time equals to 5 WXC points. Yep, yep. Okay, so relax lang mga tropa. Makakalikom naman kayo ng enough points. Pang bet nyo mamaya sa Dream League. Mm-hmm. May dalawang series tayo mamaya. That would be 10 PM at 1:30 PM base sa schedule. Mm-hmm. Pero kung... Last 2 days na ng puyatan, guys. Last 2 days na yon. Ngayon at bukas. So, bukas, Grand Finals mismo. So, meron tayong... Ewan pala namin kung may break. Joke lang, joke lang. Hindi natin sure eh. Joke kasi lang. Baka... Maikast ulit natin kasi, tong Elite League. Oo. Meron kasing bagong rest. Yun nga yung rest. Meron tayo ulit. At saka sa 11, alam ko may isa pa eh. So, Elite madami, League. Madami. Elite League Western Europe. Ayan, diba? Sobrang dami guys na mga abangan. So kayo na lang ang hihintayin palagi, pati yung grind nyo ng WXC points. Also, help nyo na rin po kami by sharing our live stream. At saka isa pa palang trivia guys, pag nakasubscribe kayo sa Twitch natin, times 2 yun WXC points nyo kapag ka nag-wager kayo. Ropsy. Ay, nag-wager lang ba o kahit mag-watch times 2 din? Watch lang. Mag-watch lang pala eh. Pwede times na. Times 2 na guys. Doon tayo dinadaya. Ng mga nanonood lang ng nakasubscribe. Nakasubscribe, no? Basic yan. Oy, pero guys, support Terror Blade pa din ang ginawa dito ng Team Kuku. And then last pick, Life Stealer sila. Sakto nga naman kasi may Arc Warden, may Morphling, ginready nyo kami.
Eh di ganun din ang magiging sagot dito ng Team Kuko. Also, isa din talaga sa mga appreciated ko na carry ngayon ay Life Stealer eh. Oo. Yun yung gustong-gusto ko nakita. Especially na ang meta natin, most picked na stats ay puro strength, puro diba? Strength, yes. Eh, dyan naman talaga totally papalag yung Life Stealer. Since Dota 1 Days, yan naman lagi ang pangtapat natin sa mga majujunat, sa mga STR na yan. Life Stealer, laging nandyan. Ano ba? Pwede kasing makapangbalagbagan yung Team Kuko agad eh. Mm. Looking at their heroes, mga idolo, no? Ano bang iniintay nilang ulti? Wala masyado. Stampede? Infest? Yes. Pero pwede silang makapitas even without those. Basta makapag-invest na sila ng mga proper items. Mm-hmm. Diba? Yun lang din naman yun. And kanina, nakita naman natin ng magandang laning yung Team Kuko. So let's expect na ganon din yung posibleng mangyari dito sa game to. Yes. Ay, guys. Yun lang naman. Ang daming nag-WXC points sa Facebook. Sa YouTube and Twitch po. Yes. YouTube and Twitch lang po ang ating WXC points. Wala pang ganyang feature si FB. At huwag muna nating pilitin at baka ma-log out tayo ulit. Oo. Kaya muna natin siya maka-recover. Bang, mercy, bang. Sabi dito ni DB. Mm. Ay, nagka-team na nga ba sila? O nagka-team na ata to? Yowe and DB. Parang... Si Yowe, boy. Oo nga, alam ko nagka-team na din tong dalawa. Saan nga sila noon? Yowe, isang team ka dati. Teka. AG! AG? Oo, oh, AG. Just okay. Go. EU player, ano I have... Ano daw ang sabi? EU player, I have your sign. Fuck off. Okay. Vlog separate care, please. Set to nap. Panot. Gabi. Dayan said, Daya said to nap. pati si Abat damay. Nananahimik nga lang si Abat. Eh, di ba ako kabiruan, tol? Ayan! Di ba ako kabiruan, tol? Sabi sa inyo eh. Sabi sa inyo eh. Huwag niyo mula sa rin pag di Shut kabiruan. Up, tol! Shut up, tol! Naririnig ko yung boses ni Abat. Bakit ganun? Naririnig ko. Alam mo yung boses na maloko lang din. Oh. Sir Abat, nag-proc ka, hindi ka rin si Jules, ha? Mukha niya! Ano yung sabi ni Sever? Hoy, ano yan? Mahala? Gagi. Hindi, tingnan mo yung sabi niya, ano, sabi ni Sever. Baba mo, onte, direct. I cannot. Mukha mo, panot. Gagi. Ayop na game to. Shocking, gagi. Ang kulit ng tropahan. Ano yun? Okay na, mga kaibigan, ha? Kita nyo kung gaano sila ka-close. Oo, sa tagal nating nagkakas, James. Oh. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang trash token. Crash park content. Murahan lang eh. Pero yung ganyang trash talk, guys, abat. Abat pa rin. Abat pa rin. Opo, mga tropa. Ganyan, ganyan mag-trustukan. He said he want to crush you. Ooh. Si Shepper, ha? Bars. Kuya MVP. Hey! Banggit pa na ibang tournament, ha? Ayos nga yun. Naku, nilabas. Taguro. Just buy new PC. Ay, bili lang po kayo, guys, sa Vortex. It's the kicker. It's my PC in bootcamp. Ah. Ay, sinisi pa nga. Lami ni Yowe. So, ano yan, Yowe? Pongit. Pero yun, mga kaibigan. Ha? Ano lang to? Friendly banter. True. If you might know. Or pero kasi, na lugi doon yung timbo. Sila, tinagalog sila eh. Diba? Anong laban mo doon? Di mo lang malalaman. Matatampal ka lang pala eh. Matatampal ka ni Taguro. Lugi yung Team Bossil dun, guys. Walang bawi, di nila nalaman eh. Mamaya may magchichika sa kanila. Pero tatlong bounty runes ang nakuha ng Team Kuku. Round 1 so, para kay Abat. Mabigat yung mga bara niya dun. Sa kanya, pantos ko dun. Kaso nga lang, Abat, tinagalog mo ah. Dinaan mo sa daya. Dinaan sa daya. Kamila, tayo lang nakaintindi. Ano tayo doon? Tayo yung champion doon, mga tama, tropa. Tama.
Wag lang mapaltan bigla ang winner. Ayun. Pero again, napanood ko na, updated na. Okay. Best of, ano to ha? Best of three to, guys. So, pwede pang gumim three or whatsoever. Kung alam nyo na yung ating result, please naman, wag na tayong mag-spoil pa dyan. Thank you, guys. Wag naman you. Sana, no? Ayan. Hindi, kung meron lang, kung meron. Ayan. Kung thank meron you, lang nagsispoil. Buti naman at wala so far. Ayan, kasi mabilis ang mata ni Direk. Si Direk walang wager po. Yes po, wala po. Ano lang po muna. Ipunan lang ng points. Ng WXC points, guys. Kasi and ano siya, may delay eh. Yes, yung wagers po ay sa Dream League Season 22 mamaya. Mm-hmm. Ipon lang kayo, mga tropa. Kayo nang bahala dyan. True. Pero, iwan nyo lang yung Twitch nyo tsaka YouTube. Diba? Guys, gawa na kayo. Gusto kayong plato, maglaba na kayo. Tama. Pwede. Mag-work na kayo. Okay na yan, guys. Ano naman utusan? Utusan ng mga viewers natin. Sorry. Utusan na nga ng mga magulang nila sa kanila. Utusan mo pa. Kayong mananampal. Yan. Kasi that's bad. Okay. Ay, kumusta pala ang inyong shoot? Abangan. Yeah. Abangan ng summer collection, guys, ng The Armory. Parang ang ganda nga nun eh. Ganda, maganda. Nakita ko na dun eh. Nakasabit, ay nakahanger. Ang forma. Ganda, ang ganda rin at tela, guys. Okay siya. Sakto yun, magkakaganong kulay na din ako. Ganong kulay. Ano bang ano mo? Theme mo sa damitan mo? Black. Black and whites. Oo. Okay na yan. Ang daming kulay, ha? Pero yowe, ito, makulay pa yung mundo niya sa mid. Up against the Arc Warden, 16-1. Up against 12-1 naman na Mamang Daya. So, okay lang po nga palag sa harassment. Lalaban din naman to si Mamang Daya dito. Pero most likely, farman lang to mid, eh. Yan. Dyan lang muna kayo. Katulad kanina, magbe-base tayo sa mga supports. Pero naglakad sa kawalan yung courier ni Jing. Dumaan sa harap ni Varish. Andun kasi si Jing. Magpupul ata siya or... Nagbablock siya ng camp. Teka, pero ano yung nangyari kay Abeng? Wala siya TP. Sir Abeng, baba na po. Paano kaya dito ngayon si Abeng? Abeng, saan yung courier? Ayan. Napunta na yung courier. Kaso... Pero mapapagamit ng courier. Si Smiley. Ay, naman ang TV tuloy. Smiley ka muna. Mamaya, pag hindi ito namatay, 100 ulit para sa TV niya. Pwede na, ang gastos niyan. Nadala sa Mount Pinatubo. Kanina yan. Si Rabing, ha? Napunta sa Rurok. Na-Smiley ba? Ay! Uy! Patay si IYD! Ano yung... Nakatulala. Alalut. Di malaman na nagagawin. Ano yun? Pagka-stomp, auto-double-edge eh. Dinabugan ni Bosco. Baka Bosco yan? Matik first blood yun, mga par. O, pag first blood, alam nyo na yan. PM na sa page. Basic. Kawawi si IYD. Ginulat ang ano munggo. Grabe, Max. Aji pa more. Ano, medyo... Uy! Sino yung namatay? Si Abeng. Abeng, saan to namatay? Ay, kukuha ata ng ano, water rune. Yan. Yun lang. Pag may bumisitang support, sila'y namamatay. Imbis na walang patayan dito sa mid. Kasi iba na to eh. Hindi naman ito kanina yung Viper na kailangan pang mag-normal hit. Grabe yung mga matchup kasi diba? Talaga na lamang yung Viper eh, di ba? Dami rin. Pati adjustable pa yung hero kasi na Viper. Pag nakita mo siya, hindi naman siya automatically mid eh. Pwede mo pang ilagay doon sa may offlane. So, ang ganda rin ng Viper, lakas dumarag. Pero yun nga, yung tapatan natin sa mid, sobrang different doon sa may first game natin. Pero si Yowie, ang nakita natin na nag-gap ngayon. Oo, kasi pero, nagka-free kill tong si Mamang Daya kay Abeng eh. Yeah. Pero kung wala, same-same lang to, Mamang Daya pati Yowie. Nightmare? Split Earth timing? Wala, nakalipad. Hindi na, nakalipad na si Tropa. Natanggal kasi ni Mamang Daya yun, yung Nightmare. Mm-mm. Para maisalba si Tropa. True. Gusto sanang dumobol na Split Earth ni Lesh eh. Ni Yowie. Tsaka ang hirap din, hindi mo siya masusundan eh. From high ground to low ground using the Firefly. Kumbaga lalayo ka muna ng posisyon, magsistairs ka muna pababa. Diba? Which is very time consuming instead na sana, napipin down nyo na siya. Tama. At di na nakapag-firefly pa. Pero yes po, support Terror Blade po tayo dito guys. Second time na pong itatry ni Jing, first game. Ganyan din po, nag-work gana. Yung kanyang Terror Blade.
siya'y pumapatay, no? Siya'y killer early. Basta may metamorphosis siya. And also, pero, pagdating naman sa lane, ang ginagawa, taga-spam ng reflection kasi yes, mas mabilis na nga yung cooldown neto. Pero walang binago doon sa may skill na reflection. Ayan. Yun pero, ang maganda. Baka no? Isipin nyo kasi, two-trick po nilang dito si, ano, si Jing. Hindi guys, marami pang supports yan. Ngayon lang talaga, sinusulit niya lang na gumana to nung game 1 eh. Bonito oh, diba? Niya, hoodwink, clockwork. Mirana, agad yung tiny. Diba? Pero ako paborito ko sa kanya yung clockwork. Clockwork. Wala, nanatuto na siya. Okay. Kasi bumablind duke shot siya. Walang ward. Oo. Pero, huli, pero yowe. Ang kati. Ang sakit. Isolated kasi siya. Wala siyang buyback. Pati si Jing patay pa. Oh, Team Bossel. They're having their moment. Pero sa bagay, dyan nga naman walang magagawa yung Team Kuku, no? Oo. Kapag inislow na, hinabol-habol na sila dito ng mid and supports ng Team Bossel. Kasi hindi pa natin sobrang maasahan yung Bane ngayon eh. Terrorblade, wala siyang pang-counter go. Mm-hmm. Wala siya ditong at least disable para pigilan yung chase. Pero babay na daw, sabi ni DB. Gandang Stampede. Diba? Nabigyan ng boost si Abbott. And hindi din naman siya ma-spear pa dito nitong si Mars. On time din sa rage. Ano nang item ni Abbott? Uh-huh. Ay, face boots na rin pala. Tsaka may additional movement speed din yung rage eh. Mm. Kaya talagang bilis. Bosco. Nang takbo ang puhunan. Pero guys, Team Bossel naman ang umaarangkada sa ngayon. Nabasa na daw nila etong 4 Terrorblade at sinusolusyonan nila, di ba? Oo. Naiiwan mag-isa si Bosco at saka pumupunta sa may mid si Jing. Kahit nasa mid pa si Jing, nagpa-follow up kay Yowe, pareha silang pinapatay kasi nga wala magawa eh. Yun. Wala silang magawa dalawa eh. Pag na-spark wraith na, nandyan na yung slow, tititigla naman yung Terrorblade din eh. Ito. So, ang ganda ng basa dito ng Team Bossel. Wala rin pang escape ngayon si Kuku. Diba, nagamit niya yung Stampede niya kanina to help si Abbott sa may bottom lane. So, ang gandang read sa map. Lamang nga sila talaga. Dapat ngang pumapatay sila doon. Pero mamang daya, ito na yung pressure niya sa may lane. Paano nga kaya to? Nightmare? Pero Abeng, mayayari na naman ata mga idolo. Ito mo si Abeng, Pog na lang goat na nagtanggal and the goat is dead. Abeng. Mamang daya, killing spree in under 10 minutes. That's pretty huge, mga par. Sama nito ah. Tsaka ang maganda pa kasi sa may mid din na Arc Warden. Pwede siyang yung Yules type, ayun ang Yules type tuloy. Vessel type, ayan, na Arc Warden. Meron na pala. Oo, hindi ko napansin na meron na pala. Kaya tuloy-tuloy na lang to. Ang patayan dyan. Pati pagpa-farm. Yan. Sabi kasi natin, kayang sumabay ng Team Kuku agaran. Pero yun nga pong sa Arc Warden, mabibigyan nga ba? Mamang Daya, luto muna dito ngayon sa Pulse Nova. Pero that's gonna be Mamang Daya taking Abeng for the meantime. But it's double for Yowe. And ayun. Bagal na lang naburay Nether Ward, no? Oo. Problem yan mamaya. Pero pwede naman daanin na lang ng Life Stealer yan. Yun nga lang, yung unting segundo ng rage niya, eh, maipapalo niya pa dun sa may Nether Ward. So, yan yung medyo time-consuming din mamaya. Pero at least, napatumba na nila itong Arc Warden. Kasi sunod-sunod lang yung magiging grind ng Arc Warden na mid, yung vessel type na Arc Warden. Magpa-farm yung original sa may gubat mamaya. Babantay dito sa may mid. And then, yung Tempest double niya naman, panggagank niya. And then, still, magkakalaman yung vessel niya dun sa ginagawa niya na yun. Kahit Tempest double niya lang yung napapahamak o yung sumusugod. True. Andaya eh, di ba? Mm-hmm. Ang magagawa na lang talaga ngayon ng tropahan ng Bossel is at least mag-take ng tower, lamunin yung mapa. Patay na naman si Abeng dito kay Mamang Daya. Yowe, mabubuhay muna siya dito ngayon, Dayan ha. Pero again, Team Bossel, sila may hawak nung ano ngayon, momentum. Mm-hmm. Sila nasa driver seat. Pero si IYT, nakaka-recover na ba? Sucks lang. Nakaka-react naman na rin siya. You know, hindi na siya auto Aji or max Aji. Play safe na siya kapag kakaharap niya na dito yung Centaur. Dapat lang at baka masisi ka na mamaya. Lifestealer naman, going for Armlet. So extra damage lang din sa kanya. Survivability na din. Pang-pronta din. Para dalawa sila dito ng Centaur na sumusugod.
And then bahala ng Fumrihit yung Leshrac. But speaking of Leshrac, katabi niya na yung kalaban niya. Ay, ang godong Spirorina combo. Yowe, not so effective on this game. He might die and that's Mamang Daya punishing him. Okay, TY na yan. Pero, mga idolo, mukhang wala naman na magiging kasunod. Stappy na gamit para lang dito sa my mid. Ay, actually, pero hindi nakaalis si Abeng, ha? Hindi nga nakaalis, mga pare ko. Ipik pa yun. Na si Abeng. Okay na. Sarabeng. Nilamon yung galit. Hindi siya hinawakan, no? Mga skills lang ang pinagbababato sa kanya. Pero grabe. Okay na, ilan na deaths ni Sir Abeng? Sir Abeng, 0-5. Cinco Kamote. 11 minutes. Ayan na, Cinco Kamote. Uy, meron sa Pops, ito na yung mga kinakagalit mo talaga. Bro, you're 0-5, 11 minutes, oh. Pero, ito yun guys, sisihan to. At this point, sa gantong tournament, marirealize mo na okay na yan. Nasa na yung namamatay kesa kay Ellis, kesa si Centaur. Diba? I mean, namamatay-matay dito si Yo, si Centaur. Pero, may bawi sila eh. Oo, wala siya magawa. Guru, ma'am, ano bang bibili ni Abeng? Magda-defensive ba to? Glimmer or four staff? Oh, wala pa. Hindi siya mapangarap kasi nga nakamatay siya. Yan. Kahit mag-human sa dito ng Glimmer Cape, alam niyang abutin siya ng sham-sham. Okay lang yan, Sir Abeng. That's the life of a support. Naka-stream snipe yung boss. Hindi, boss. Ganito, kaya nga po may delay tayo sa Dota TV or sa mga live sa ngayon para po ma-prevent yung mga ganyang accusations. Anong streams diba? Na? Hindi, ano lang talaga yun. Ganun lang talaga siya katindi yung mispeed, di ba? Pero, hindi, naka-inviron siya nun eh. Oo. Naka-inviron siya nun, guys. Kakalmutin. Diba? Pero abat. Ay. Okay na. Sabi niya, okay, escape plan. Pero kitang pinato lahat. Grabe naman talaga. Palumpalo dito yung Team Bossel. Galit na galit. Pero may Raging 5. He might escape. Toggling lang siya dito ng kanyang ngapong Mordigan. Makakatakas pa with the Rage. TP out. He'll be able to abat! Save himself. Abat! Dota! The Avatar is back. Ayun na patay lang pa si Morphling. No trades. No. Denied by no. Abat. Ang laking bagay nun. Kasi apat yung nag-chase sa kanya sa baba. Nabuhay pa siya. And nagawa ng Team Coco na kunin yung nagsosolo sa Team Bossel. Yun na nga. Nice diversion, no? Diba? Pinang buy time niya lang dun. Yung armlet niya, rage niya. Tsaka yung galing niya mag-toggle, syempre. Buy time, may time consuming eh. Pwede na sana mag-react doon yung Team Bossel tas tulungan si IYD. Diba? Kung talagang ang aga nilang napatay dito si Lifestealer. Pero hindi eh. Hindi ka makakatransition eh. Di mo na napatay. Di mo na nahabol. Binalikan ka pa sa my lane. Eto pa ulit siya oh. Nag-aangas pa ulit. Nag-deny pa ng Tore. Grabe ka nga, Abat. Mausay, grabe mausay. Ito si Abat, guys. Pero alam natin, medyo magtatagal pa siya eh. Radiance pa rin yung bibilin dito ni Abat. Pero ang ganda na rin kasi talaga ng Radiance ngayon eh. Plus 5% din yung kanyang evasion because of the talisman nga na in-upgrade or binuff. So ngayon Radiance. Sa may Radiance, diba? Isipin nyo na lang din mamaya, may Raid siya, immune siya, tapos may Radiance siya, may evasion pa. So, talagang mamaya, di ba? Paano mo na lang yan papaluin? Physical and then magical damage. Walang papasok. Siyempre, except doon sa Lasso mamaya na number one priority ng Team Bossel na ibigay sa naka-rage na Lifestealer. Yan. Okay. So, mga idolo, yung Team Coco, hindi pa nagpapahuling totally. I mean, nagpa-feed si Bane for a while, pero nanlalaban pa din dito si Abat. Dota, he knows this is money and I can get out. Okay? Galit ah. Okay, nila sinusunog na lang dito yun nga pong si Tropa. Pero again, this is the same attempt but with the rage and the damage, it might be enough. And yes, it is. That's Mamang Daya punishing him. Finally. Binuhay ka na, umulit ka pa eh. Hindi, tumisting lang. Tumisting, eh, tuloy-tuloy yung ano, yung DPS ng life drain. So, hindi niya afford magtagil-tagil dun. Kanina kasi parang walang life drain na nakakabit eh. Totoo. Tsaka yun na nga, nagamit niya eh. Nagamit niya yung additional movement speed from the Stampede, face boots, and then yung rage movement speed.
Okay. Abeng, ikaw na naman, okay, wala nang bago magkwentuhan na tayo dito, James. 06. Next topic na. Next topic na. Matagal lang may ganyan ang Radiance. Nabuff po ang Radiance ngayon, kailan po yung matagal na? Last week? Last week? Oh, something like that. Nabuff siya, guys. Kumana yun sa Dream League. Yes, na evasion, 20% na. Kaya din... So, update lang natin ngayon, 7.35C. Oh. Kaya din nagiging goods na si ano si LS, 'di ba? Staple kasi ang item sa kanya eh. Pwede mong piliin na hindi 'yun gamitin, but wait. On the bottom lane, that's Yowe being targeted. Nandiyan naman si TB for some Thunder save if ever. Mm-hmm. Support lang naman siya, no problem 'yan, but for Centaur, relax siya dito sa taas. Yes. Lincoln's first item for this morphling. Okay to. Defensive lang. Tsaka tingin ko hindi na rin muna magpapakita ulit talaga or magbababad ng sobra sa lane si Abbott. Mm-hmm. Kasi yun na nga, Paridians pa lang siya eh. Any delay, kahit hinahabol mo lang yan, kahit yung TP niya kanina sa may, yun nabuhay siya, nag-rage TP siya, sabay armlet toggle. Nabuhay man siya nun, pero alam natin pare-parehas, that's a delay dun sa may Radiance sa pinapangarap niya eh. Oh. And madedelay din mamaya kahit dun sa may SNY din na gustong bilhin ng Lifestealer kasi sobrang kailangan niya din ng SNY. Kaya din, mapick na ngayon etong Lifestealers, bukod dun sa ang taas nga ng pick rate ng mga heroes natin na strength, and alam natin, sagot si Lifestealer sa mga heroes na ganun, yung items nga din kasi na binibili niya tulad ng Radiance na buff, even yung SNY, tinaasan din yung status resistance. From 12% to 16% yung naging status yan. Resistance niya, plus binawasan din yung presyo ng SNY. Oo, pero... Diba, ano yun, pinamura? Ay, ng Sanj lang pala. So, ano yun? Pinamura, tapos binuff. Yan ang magandang upgrade. Harap si yun. Delay na delay yung live. Totoo, boss. Yes po, pasensya na po. Hindi kasi tayo, ano dito, official broadcast for Elite League Open Qualifiers and sa Dream League, tropa, doon ka maghanap ng delay pag nahanap mo goods. Ayan. Pasensya na, guys. Pero huwag na lang kayo mag-spoil din. Thank you sa mga nakakaintindi. Mm-hmm. And sa may mga pangunawa natin na viewers. Okay. Yan. Salamat, guys. At sabay-sabay tayong makikaba. Tama. Dito sa resulta ng ating series, Team Kuku versus Team Bossil. Take note, ang mananalo sa series natin na to, mapupunta na po sa closed qualifiers natin. Meron din tayong isang ongoing na laban, yung Neon versus Salvation Gaming. Pero itong mga teams na din naman na rumekta natin sa may closed qualifiers or direct invited teams ay Geek Fam, Talon, Blacklist, and then yung teams na umusad from open qualifiers number 2, number 1 at nag-qualify papuntang closed qualifiers ay ang XA at IHC. Nauna na sila doon. Yung pangalawang batch na lang ang hihintayin natin. Is it Neon or Salvation Gaming? O baka naman na alin dito naman sa dalawa ang manalo? Sino ba? Team Kuku at Team Bossil. Tag-isa po. Okay. Sa nangyayaring series. First game winner natin, Team Kuku. Kuku! Sila po yung nakauna, no? Possible 2-0 na to. Pero... Tignan natin. Kasi ganda ng laban talaga ng Team Bossil eh. Hmm. Grabe yung game nila dito, Arc Warden, sobrang palo, support sila, grabe pagdating sa rotation. Grabe din yung mga huli ni DB kanina pa. Kita mo, eto na, naka-smoke tour, ano to, Envy na naman. Huwag naman sanang Envy na naman. May ano sila, ang tawag dito, focus sa goal. Mm-mm. Yung Bossil, talagang magkakasama lang sila and gustong-gusto lang mandali. And kita natin yung kanina, dalawang best nila sinubukan kay LS, isang best lang gumana. And tatatlo pa ata. Unreal daw yung PC. So, gusto magpa-upgrade dyan, guys. Vortex PC mods yo on Facebook. Ayan, game one winner po ay Team Kuku. Okay. So, sila yung nanalo, guys. Take note, kabubuo pa lang netong Team Kuku na to. Oo, no? Nung Open Qualifiers 1, hindi sila nakasali kasi nga, wala pa daw kalahok, sabi ni Boss Ko. Napang players. Bigla ngayong Open March 6 lang yung Open Qualifiers 1, ha? Mm-mm. Ngayong March 9, guys, eto, nakabuo na sila. Ilang araw lang yun. Pero grabe pa din yung connection na pinapakita nila. Kaso alam kasi natin, ay, hindi man official, pero sa pubs, sila-sila din eh. Totoo. Diba? Kaya ganyan sila kaano kakulit eh. Diba? Tsaka Discord. Isa tambayan nila ng Discord. Diyan lahat ng chismax. Pero maganda nga eh, kasi ang nangyayari, nagkakahilahan na sila dito pataas. Yung mga
yung mga players such as Jotun and Drake, hindi naman din ganun kakakilala. Tsaka si Abad, ang tagal na nahimik din ni Abad. Oo, di ba? Hindi ko, wala na akong narinig sa kanya halos after nung Signal Ultra run niya. Mm-hmm. Pero may ngayon, di ba? Kita naman natin, nakapag-strength siya eh. Mm-hmm. Pero ngayon, kita naman natin kung nasa na ba itong si Abad. Pagka-debut niya dito sa Team Kuku, palo pa rin maglaro si Team Abad. Nasa daw si Jotun, nasa Manta Esports na po. Si Drake naman ay nasa Salvation Gaming, kalaban ngayon ng Neon. Yan. So guys, 173 dito ngayon si Bane. Kung ganyan yung stats nyo sa Dota, huwag kayong mag-alala. Okay, hindi nyo kasalanan yun. Ito nga lang, mga kaibigan, si Yowie mapapatay. Tatlo kalaban niya dyan, makakatakas pa din. Buhay. Nicely done. Pero huwag lang magsiskill, katabi mo yung Nether. Tama nga, putok talaga. Jing, jing, jing. Ah, siya yung nag-glimmer cape. Okay. Okay. So yan ha, earn, glimmer, tapos the double rate band. Pero Bat Rider, he Bosco might die here. Meron naman siya ditong flame break. Kaso lang, mga idolo, Bosco. Alam niya. Okay, okay na. Hindi niya na kayang sundan to. Binwisit lang din niya. Pero tingin ko, bibwisitin lang din siya dito ng Batrider. Kada available yung Firefly, gagamitin Firefly Flame Break para mabilis ang makapag-clear ng Creep Wave. Di niya yung tatantanan kasi nga, lalalim eh, yung top lane nila, if ever. Ooh! Ay, lumabas sa classroom! Nako po! Medyo bawal sanang palabasin. Ngunit ito nga si In Your Dream. Kinopia na dito ngayon si Jing. Wait, Bosco! Pumunta sa likuran! Hindi na nag-glimmer pa dito ngayon. Ito nga si Pogna. There's gonna be this champion popped off. There's LS approaching. Napatulog na dito ngayon yung tropa ni Mamang Dayad. Dive in by DB. Sabay rebuke sa kanila. Pero patay si Abe. Inabot ng dulong-dulong spear. Double kill for Bosco. Kaso lang, ito nga pong si Morphling. Makikita pa nila. Buti na lang meron siya Lincoln spear. But wait, another one is about to fall. Nilimas dito ngayon yung Team Bozil. Nalot-lot pa. Nabigla pang natalo, no? Talo pa yung Team Bozil. Pero ang laki din kasing loss doon eh for Team Bozil. Yung hindi sila nakapag-switch ng targets agad-agad. Oo, tsaka... Diba, okay na eh. Naseta pa na nila dito yung Terror Blade sa kanya na kinumit yung Arena of Blood. Pero napalabas. So ang nangyari, naghabol pa yung Morphling doon kay Terror Blade instead. Kung napatay nila within the duration ng Arena of Blood, switch targets na sana sila doon kay Abing eh. Mm. And then ang mangyayari, two supports agad yung mawawala doon for Team Kuku. Mas magiging less or mas magiging awkward yung situations for Team Kuku to fight. Kaso hindi eh. Ganda ng posisyon ni Abing. Tinitigan siya ng tinitigan ng Mars. Ipatay ka dito, Bosco. Parang yung tapka ata. Nakuha niya ba? Ay, nakapag-stampede. Hindi niya nakuha. Hindi niya nakuha. Nakapag-stampede, nakapag-stampede. Yung slow mo lang kay Mamang Daya, epektibo. So, Bosco, aabutin dito. Vessel pa. Yata. Alam mo na yan. Vessel charge para dito hirap ngayon, no? Kay Corden. Oo. Yun lang yun. Hindi lang nakapag-switch ng targets agad. Hindi, tsaka kanina, wala si Batrider. Ang laking tulong ni Batrider, additional disable plus yung Firefly, posibleng mailang yung Team Kuko doon. Pero kasi dapat ready doon yung Team Bozil eh, even without the Batrider. Kasi katabi yun ng Tier 2 bottom tower ng Team Kuko eh. So kahit anong mangyari, kahit kulang sila, expect the unexpected. Yung tipong kahit isa lang yung nakikita mo dito, Terror Blade lang, bigla. After 3 seconds, ang daming darating na TP dyan. Totoo. Yun ang in-underestimate din ng Team Bozil. Pero yeah, Roshan is up. Hihiyaw na ba to? Alam naman na ng Team Kuko yan. Post 4 TB po, yes po, si Jing. 4 TB, Jing, mga Jing, idol. Jing. Ganda pwesto ni Sefer, pero di niya ata maabutan yung nakasod na tropahan ng Team Kuku, but with the Aegis picked up, lalaban pa ba yung Team Kuku? Parang hindi na? Hindi na. Bailout na sila. Oh, ganda rin pala ng vision dito ng Team Bozil, no? Mm-hmm. Bantay, sarado. Pero ito maganda rin yung vision ng Team Kuku dito kanina pa. Alam ko yung ward na to, nilagay ito ni Abeng eh, sa may cliff. Yeah. Kung dito man mangyayari yung team fight, another usage na naman. Ganda, napap ni Iko yung sod. Pero nalaso siya doon, mga kabod. Okay, okay, makunat-kunat si Ku. Arena binigay na sabay Glipner dito ngayon kay Boss Ku. Pero Jing ang agang nawala, mga kaibigan. Si Mars naman, nabigyan ka agad. BKB ni Yowie, pumapasok naman. Kaso lang, itong ang senior dream. Nangaharabas na yan, sabay triple kill. Para nga dito kay Morphling. Apat ang nawala doon sa Team Kuku. Ganda ng positioning doon ni Varys. Tsaka ma-untouch doon si Mamang Daya. Oo, nasa gilid lang talaga dito yung Pugna, guys.
Grabe. Tapos decrepify lang kay Lifestealer. Eh, ano nga namang gagawin dito ni Abat? Kapag ka dinecrepify mo siya, dapat talaga may isang titingin dito kay Varish mamaya. Problema nyo kapag may nether ward, problema nyo kapag ang tagal niya sa team fight tapos may nade-decrepify siya, especially kung carry pa nila. Totoo. Eh, yun lang naman nga din yung halos one and only pang gagalingan ng massive physical damage, eh, di ba? LS, o sino bang pagpipilian dito ni Varish mamaya? Walang iba, guys. Solo lang to. Matic, all eyes on LS. Grabe, yeah. Nasa gilid lang siya. Nakita ko nga, lakad na siya ng lakad eh. One step forward, one step backward. Ganun din kinagawa ni Varish eh. Iwas na talaga. Chacha lang sa gilid. Abang lang kapag may blast na siya. Abang lang kapag may madedecrepify na siya, may madedrain na siya. Grabe, mas watch to mamaya pagdating sa may team fight natin. Mm-mm. Kailangan matignan. And also, ang item pala doon ni Abat ay Yasha. Yung iba kasing mga nagla-lifestealer, kapag ka gustong-gusto nila, oo, na lumaban, inuuna nila yung Sanj para doon sa may extra nga naman na HP para mas makapronta din naman sila. Kasi yun naman din yung means or kinakailangan dito ng Team Kuko eh. Stat resistance. Kailangan, oo, may pang-pronta talaga sila, may pang-pakunat sila. Pero, and with the Yasha, pampabilis naman din yan pang-farm. Kasi sa situation kasi ng game din natin, pinoforce ng Team Bossil yung Team Kuko na mag-fight ng 5v5 eh. Mm. Diba na hindi mag-farm? Kasi kung sinong magpa-farm sa laban na to, yun yung madedelay, yun yung malulugi. Yung. Kailangan labanan mo to face-to-face talaga, 5v5. So, yun lang yung medyo one factor din pala, kaya medyo nanlambot dun si Abat. Napaya siya pala si Idol. Tapos hindi naman naipalo, di ba? Kasi na-decrepify din. So, Glipnir, babay muna to si Abeng dito, mga idolo. Yung spark rate, mas slow siya, and that's gonna be enough damage to take him down. Nice attempt. Actually, nakakuha naman siya doon ng mga bounties pero well, hindi siya nag-succeed sa pagda-drop ng vision at least doon sa area na yun. Lalim niya na doon eh. Oo. Usually, pagka ganung support, ang goal mo talaga is mga paglapag ka ng vision deep. Pero wait, Batrider, nice. Nice! Bigay dito ngayon ng lasso pero Jing, tinipiyan sa mukha. Kaso Yules into the Glipnir and Abat Dota knows exactly what to do but there's in your dream. Check this area. There goes Jing as well. So that's two dead. Hindi pa nila natipid. Oo. Hindi pa naintay ng Team Kuko kasi papadala na rin sa courier yung SNY doon ng LS eh. Tsaka yata sila pwede mag-amok kung may SNY na rin dito yung Lifestealer. Yeah. Tsaka pwedeng mang-micro, pumalag. Kasi sobrang sulit lahat ng binibigay dito kay Abat eh. Yung stun, yung pushback, decrepify, lahat full duration talaga. Yeah. E mamaya, ito, ma-appreciate natin yung 16% status resistance ng SNY. And yun na nga, expected talaga na lalaban yung Team Bossil because of that Aegis. Mm-hmm. And ang gaganda ng ward ng Team Bossil kanina pa, James. Totoo, napapakinabangan nila. Hindi lang bastang, hindi lang basta info. Yan, oo, Varish. Both yan. Grabe efforts ng dalawang supports pagdating sa wardings. Eh, nakita mo yung ginagawa ni, ano, ni Abeng. Bantay sarado. Diba? Si Abeng naman, nag-ward naman siya dun sa kabila kasi check na siya dun sa area kanina. At least, ito na yung pwede nilang paglaruan. Diba? Pero on the top lane, papalag pa din dito si Abat. Kaso lang, yun nga pong Team Bossil, manlalaban din. Stampede pang out lang dito ng tropahan. Team Kuko needs to reset this. Metamorphosis won't be available for another 1.5 minutes. And hindi man siya carry, malaking tulong pa din eh. Yung meron kayong extra damage, extra push. Ang diba? Annoying eh, no? So, kalmado muna. So, parang kahit support siya, matatakot ka pag available yung metamorphosis niya. Totoo. Kasi additional pang def nga naman yan, high grounds, tulad ng sabi mo. So, Team Kuko, currently working pa rin naman yung kanilang Terrorblade na position 4 by Jing. Mm-hmm. Pero wait, mga tropa, Morphling? Hmm. Teka, magbibikibi ba si, ano, si Elis? Direct, pacheck tayo. Askadi! Okay. Akala ko magbi-BKB siya para pagtapos ng rage niya, BKB siya. Hindi siya mamamroblema dun sa Dekre. Extended duration yun. Pero with this Kadi, okay nga naman, madekre ka, pero tatagal ka eh. Hindi ka mamamroblema. So, yun yung gusto ni Abat. Elongated play. Pero yun nga pong si Abat Dota makakapag-rage. Sabay takas lang dito ngayon sa lima ng Team Bossil. But in the last, so it's going to be enough. Flame break.
Okay na. Sabi dito ni boss ko, okay, bawasan natin yung ating casualty. Relax muna, high ground defense tayo. Yun yung mga nasa movies eh, no? Abot kamay mo na. Malalaglag pa. Aliw, abat, nayari. Kasi pag-check ko din, wala ding stampede dun eh, di ba? So, wala ding maibibigay talaga. That pala, gin-ready na lang nila, no? Yun, pero... In-stampede na lang. Pero makakabasag ba high grounds ang Team Bosil? Malalaman. Di pa rin kahit may bubble na, nawalan sila ng creeps. Yun na nga. Pero, for now, Dayan, yung Team Bosil, ayaw nilang umangat. Wala silang ages or anything ata. Tama ba? Wala na. Wala na eh. Yes, bagal nila mag-clear ng nether ward. Di pa nila na pera. Wala nga hit talaga. Di next stampede. Cooldown yung stampede din nun, guys. Cooldown. Kakaano lang. Kaka-available lang. Ayun. Yes. Taba ng Arcat, Morphling. Indeed. Kaya din sila ganito ka-up ngayon. Pero, parang ang mangyayari kasi dito ngayon, mga idol, for Team Kuku, mag-stick around lang sila and again, mabigyan mo naman ng spasyo dito sa LS, kaya naman niya sumabay. Mm-hmm. Though, Skadi na ba direct si LS o ilan pang component ang kailangan? Layo, namatay layo siya eh. Sabagay, oo nga pala. Pero mapaform naman using the Radiance, ayan. Ay! Pinalo niya. Okay, siya daw yung bait. Pero kita! Nakita! Ayun, nakita, guys. Kita! Kita silang nagsod. Okay. So, aware na yung Bosil? Yes, ano bang plano ng Team Bosil? Huli pa di Morph! Ay, ang ganda naman yan! Morphling agad na wala. So, isang minuto ngayon mamamayagpag yung Team Kuku. Expect na natin yan. I mean, Morphling, one of the strongest hero ng Team Bosil. Ang hirap lumaban ng 4v5. Oo, ibig sabihin wala nakatingin dun sa may mid. Oo! Bagay, not all the time din naman, babantayan mo yung creeps, diba? Tama. So, masashove na nila dito yung mid lane. Kaya hindi nakita kanina yung na-smoke na LS, mm-hmm, sabay pumalo na LS. Okay. Best of 3 ba to? Yes po. Best of 3 game 1 winner natin ay Team Kuku. Yo. So, ngayong game 2 natin, abangan natin dahil mas mahaba yung duration ng game 2 natin, lalo na't ganito yung heroes, no? Mga malalakas mag-defend high grounds. Totoo. Talagang back and forth yung laban natin, feeling ko, James. Magkakatulo tumamaya pag wala ng buybacks, tala sa Roshan. Pero nasayang yung stampede. Cypher will just use this twin gates. O, di ba? Walang naiwang bahid ng ebidensya. Wala yung firefly. Totoo. Okay. Hindi safe rin na nalaman na nandyan siya. Saktong takas lang. By Cypher, looking for team daw. Looking for Team 4. LFT4. Boss 4 daw si Tropa. Okay. Again, BKB. Papar dito ngayon kay Morphling. He does have this Kanda. So, maganda naman yung kanilang damage output. Yes. Actually, overwhelming talaga yung damage na yan. Now, for Team Kuku. Totoo. Paano nila sasabayan? Ang annoying din kasi niyan mamaya. Once na... Aba, item dito ng Morphling. Ay! Gagi! What a nice! Ano yun? Siya yata'y nag-pop ng smoke, si DB. Bakit naman kasi gano'n? So, ang laking loss niyan, mga par. So, kailangan nilang intayin to. Manggigigil ba sila? Nilipat niya na yung BKB niya. Diyan ka na nga sa pang-anim na slot. Naboset. Oo po, mga idolo. Ano lamang, ayan lamang po sa net worth yung Team Bosil. Pero palag-palag pa din guys, yung Team Kuku. Depende na lang to sa positioning ni Abat mamaya. Oh wait, ang ganda ng lasso, pero stop coming from Kuku. Bane might survive, but wait, he did. Yun naman pong grip, binigay pa mga kaibigan. Nagka-value pa dito ngayon ito ngang si Bane, and that's gonna be a bang. Buying back. DB about to fall back together with the team. Given a Morphling, wala na. Pero si DB inabot pa, mga idolo, dalawang core para sa isa. And ito na yung potential na sinasabi natin kanina. MVP dun si Abeng, no? Oo. Nakapag-heal pa siya eh. Even pero, yung pipe. Sino ba may pipe? Si Bosco, ikaw ba yan, Bosco? Bosco nga ata. Oo. Kasi, ay, hindi. Nakanino? Bosco ba? Bosco ba yung may hindi, pipe? Hindi. LS? Ayun, si Jing! Grabe yung ano na yun, guys. Yung pipe sabay brain sap, sabay ultimatum.
Okay yun, sobrang grabe, solid. Grabe, max stage na dun yung Morphling, di ba? Ay, max strength na dun yung Morphling. Nagkano kasi, nagka-value pa si Abeng. Ay. After niyang, kumbaga mamatay na siya, so na-regain yung momentum. Hindi kasi siya totally nabigla eh. Hindi sila totally nabigla. Sa fight na yun, ready yung Team Goku. Mm. Kaya yung pipe nga ni Jing, na-open pa niya, na-pop pa niya, inside the Arena of Blood, pero, diba? Halos walang pumasok na damage sa kanila, sabay brain sap. Yung minimal heal na yun. Kahit hindi full duration ng grip, okay lang. Pero alam mo, nag-matter din doon, Dayan, yung pagkawala ng BKB ni Mars. Kasi hindi siya ganun katapang eh. Kung may BKB siya at that point, pwedeng-pwede siyang tumapang doon na kahit anong gawing go, hindi ako matatakot. Isa diba? Pa yun na disadvantage nga. Oo. For Team Bossil, from 5K down to 3K na lang ang kanilang kalamangan. At parang hindi na nga natin ramdam kasi kita nyo naman sino na may hawak ng Rosh. Ano? Yeah. Nasa Team Kuku na. Nakakuha na ni Abat, guys. Mapa-farm na ang kanyang Scuddy. Saktong-sakto to talaga sa mga heroes na sinasalba lagi ng Bane. And also sa mga cores din ng Team Bossil na may high regen. Yeah. Scuddy, Scuddy. Okay na. Scuddy na mga pare ko eh. For Team Bossil, parang tingin natin ganong, ewan ko ah, yung strength ng dalawang carry nila. Mm-hmm. Ay, hindi nila lang kinuha si Roshan's banner. Malas yan ah. Yung Art tsaka Morphling. Oh. Kasi yung flow ng creep wave ngayon, parang favoring out pa din yung Team Kuku eh. Hindi siya sobrang darag na itong ang Arc Warden, yung Tempest Double niya. Kasi usually, di ba, playstyle niya, Rat Dota lang talaga. Hindi, kasi parang mas focused sila sa sama-sama. Oo, yun na nga ang naririsk din. Oo. Walang nagiging akyatan. Lalo na sa ganitong situation din ng game. Wala nang Outer Towers yung Team Kuku. Parang yun na din yung isa sa mga pupusuan mo eh. Rat Dota, Best Dota na din. Kaya siguro, andito si Sephir tsaka si Varish. Oo. Siguro sila nang bahala. Ayan, yung magpaakyat. Mm. Okay, yung maakyat na, guys. Eto na. Hindi, at least kontrolado nila isang lane. Mm-mm, eto na iniintay natin. Kanina kasi talaga nafifix pa ng Team Kuku eh. Especially dito sa bottom lane na kuha yung Roshan. So, kanina maayos pa yung flow dyan. Pero ngayon, binabalik na ng Team Bossil yung kanila daw. Kanila daw itong bottom lane eh. Hindi na pa sila nananalo dito eh. Yun na nga. Pero isipin na lang din natin mga kaibigan for Team Bossil. After nila tumafix, pwede silang pumunta sa mid. Kaso, gandang wraparound. Yun na nga si Abat, makikita si Varish, mga idol, at tinipian lang siya sa mukha, sabay nangangati si tropa, pero pumasok lang sa creeps, sabay yun na nga ang stomp, binigay pa. Mga kaibigan, si Arquarden, naglaho na, and naku po, dalawa agad yung wala sa Team Bossil. Masakit ito para sa kanila. Kailangan kasi nilang mag-def sa taas, kung hindi, lalamunin naman ito ng mga creeps. Partida, nag-pike pa dun yung Arquarden, ha? Napike niya pa yung sarili niya doon, pero kasi wala eh. Yung movement speed kasi ng kabayo, ng Leshrac. Parang ang hirap din makipag-contest dyan eh. Plus, yun na nga, yun naka-stampede. Mm. Diba? Kahit mapapike ka, hindi mo yung magagamit talaga totally para maka-free hit doon sa may fight na yun. Lalo na kung ikaw na lang yung tinititigan. Oo. Kailangan kasi ng two cores na to ng Team Bossil, Morphling at saka Arc Warden, free hit lang, free throw lang sa may team fight. Kailangan eh nila ng diversion. Kaso wala yung harap eh. Asan ba yung Mars? Kaya nagde-def kasi siya sa taas. True, trabaho kasi yan ni DB lahat. Oo. So kung hindi full pack ang Team Bossil sa team fight, etong two carries ng Team Bossil, eh, hindi natin sobrang mararamdaman. So guys, Team Kuku, mukhang sila naman yung magta-try na umakyat sa high grounds ng Team Bossil. Mm. Mabilis ang push lang din to, pero yung depensa, nandyan ba from Team Bossil? Wala yung Arc Warden, Bat Rider eh. Pero nandiyan yung Pugna. May Pugna, may Morph na raid, range. Ay, recon na may dito Mars. Si yung, hindi din naman kasi natin expect na magbabuyback dito yung Arc Warden. Bukod sa wala, parang hindi pa din naman ganun ka-goods. Oo, wala pa din Iro-Roshan eh. So, kumbaga mapapagastos ka lang. Tingin ko sa ganitong lagay, tiwala pa rin naman yung Team Bossil sa isa't isa. Lalo na't kahit makapush man ng tower sa high grounds tong Team Kuku, pagdating naman sa long run, pagdating naman sa super long game, alam nilang sila yung lamang pa rin. Maliban na lang, if talagang makakapag-transition si Jing, ha? Oo, na parang carry, right clicker talaga. Pero ito na lang, Dayan, ha? Bukod sa na-fix na ng Team Kuku yung baba, I mean, natalo pa nila dun sa clash na yon yung Bossil.
So, meaning to say, all lanes are flowed para sa side ng Team Kuku. Oo, na hindi mo gusto, lalo na kung meron kang arc warden sa team mo. Oo. Kasi, diba? Kasi reset yan sa kanya eh. Yun nga eh. Magmumula ulit siya dito sa may map side nila. So, unti-unti niya yung pupush using the Tempest Double. Okay, ay original na pag kinakailangan. Yan. So, time-consuming ulit yan for Team Bossil. Pero yun nga, routing lang talaga sila dito sa kahit super late game. Mm-hmm. Yun lang ang gusto dito ng Team Bossil. Confident sila dyan mamaya. Nalalamang sila dyan. At tignan natin kung mangyayari nga, guys. Uy, may nahitak. Sino yun? Umakyat. Okay. Boss Centaur ko. Na hold up, mga kaibigan. Ay, BKB 5! Napa-BKB. Sabay takas lang dito para kay tropa. But wait, that's gonna be the arena. Catching Abeng. Yun namang si Abat Dota. Naka-rage. Makikita niya ata si In Your Dream. But Yowei will be used up. DB's BKB is on the way. Varish though. Nakapag-decrepify. Sabay tumatagal pa nga. Ito nga si Yowei naman. Naghanap ng mabibiktima. Pero wala naman na silang maaabutan ba dahil yung Boss Shield nakabak na. Takbuhan na lang din. Pero nagulat ako dun sa may kill kay Abeng, ha? Mm-hmm. Na one hit critical lang talaga ng Morphling. Wala eh. Ano eh. Kanda eh. Diba? So for grabe damage. Or Boss Shield, na-regain naman na dito ng Team Kuku yung momentum. Diba? Mm-hmm. O lanes, naka-flow. For Bossil naman kasi, Dayan, Morphling pa din to and Dark Warden. Kumbaga, mahirap pa din naman tong palagan, lalo kung maganda yung pwesto. True. Respect pa din talaga. Oo. Niniwala ako, mga super ultra late game, wag nang tatalong, ha? Yun lang. Errors na talaga yung pag-uusapan dyan. Kaya yan ang Team Bossil. Based sa heroes lang, guys. Oo. Heroes. Kumbaga, iba pa din capable. Yung galawan. Mm-mm. Kasi kung tayo ngang normal na tao, alam natin pagdating ng late game, TV direct lamang check. Yung Team Bossil eh. Paano ba kaya itong mga pro players na Team Kuku? Mm-hmm. Diba? Alam nila yan, problem solving yan pagdating mamaya. Getting ready sila dun sa factor na pa-late game nga tayo. Yan. Anong bibili ni TV? May papunta siyang courier eh. Ano ang balak? Ninja gear na hawak niya dito ngayon. 2.3K? May binili na ba siya? O nag-boots of bearing lang? Boots meron of bearing lang ata. Tapos may 2-4 pa siya. Oo. Okay. Okay, kaya pala ang bilis nila dito. Boots of bearing. Ang ganda ng pwesto ni Sefer. Napapadyak agad dito ngayon si Jing. Pero yun nga pong tropahan ng Team Kuku, lalaban pa din. Link and Spear's been popped off. There's gonna be the Stampede. Kalat-kalat yung Bossil. Ganda ng takbuhan nila. Kasi yung Team Kuku, walang makuha. Ule. Hindi nga sila makapag-decide kung sino ba talaga yung uunahin. Double kill for Bossku. That's 2 supports down. Pero for Team Bossil, that's huge. Kasi nakatakas yung course nila dun. Pero ramdam mo yung grabe na takot ng Team Bossil? Oo. Diba? Kita mo sa team fight? Alam nila eh, alam nila aabuti nila. Totoo. Ang maganda na lang doon, alam nila yung sagot sa Team Kuku, which is mag-disperse. Eh, pwede mo nga naman makite yung heroes ng mga 'to eh. Mm-hmm. 'Di ba? Kumbaga nagkakaroon na dito ng idea yung Bossil kung paano sila maipag-deal with the current lineup of Team Kuku. Eh, kaso pag hiwa-hiwalay kasi, ginagamit din yun ng Team Kuku para mas maging madali naman yung targets nila. Mm. Kasi nung hiwa-hiwalay dito yung Team Bossil, nakita agad nila 2 supports eh. Yan. Walang taga-protekta, nasan si DB, may ibang business, na ganun din naman yung 2 cores dito ng Team Bossil. So yun lang yung nari-risk. Kapag may malayo sila sa isa't isa, ang hirap tignan ng isa't isa, ang hirap i-save ng isa't isa. Oo. Lalo na't yun pa naman yung job ng Pugna. Kanina pa sa may team fight, laging tingin lang sa kung sino yung hero nila or kampanya na delikado. Yan. Tingnan natin mamaya. Mamaya. Pero yun nga, speaking of mamaya, sa Dream League, mga tropa, host po kami ni Dayan. And ang makakasama po namin doon, iba't ibang set of casters. So abang na lang din po kayo. Pero mayroon pa tayong 8 PM na Nostra. Ayan. Note na din kayo doon. Oo. Okay. Pitigan lang, ayaw nila mag-full commit sa class 70 minutes to, di ba? Kaya random na natin eh. Nag-proc na naman ng JB Dayan. Siyempre. Isba, isipin mo, isang ano lang to, isang base of 3 lang to, para talaga sa atin to. Mm-hmm. Ramdam na ramdam natin to, guys. Oo. Pero take note,
Yung Team Fossil po ay rooting sila for a game number 3 para maipaglaban pa yung kanilang run papunta sana doon sa may close qualifiers. Pero kung hindi nakakayanin pa ng Team Fossil, Team Kuku, nanalo na sila ng game 1. So kung 2-0 na to guys, rerekta na sila sa close qualifiers ng Elite League. Okay. So again, close qualifiers pa lang po yun. Hindi pa po yun yung main event or main tournament. So, and ang mga nandun na guys sa close qualifiers, yung direct invited teams ay Geek Fam, Talon, Blacklist. And yung dalawang teams naman na nanggaling sa open qualifiers number 1 natin ay EXE at IHC. May dalawa din na magmumula dito sa open qualifiers number 2. Alin man sa dalawa, Neon or Salvation Gaming. O kaya itong, at saka dito sa laban ng Team Kuku at saka Team Fossil. Yan. Kasi tigda dalawa guys ang pili eh. Game 1 winner natin sa kabilang series, Neon. Ongoing din yung game number 2 nila. So, balitaan nyo na lang kami guys. Kung sumisilip kayo dun sa Neon versus Salvation Gaming. Yung. Diba? Kwentuhan nyo na lang kami. Mm-mm. Mga pare ko eh. So again, 5K gold. Naka-live ba si Yowe? Ata. Naka-live ba daw si Yowe? Tigil na daw live stream ni Yowe, nagbaban. Ay, naghahang daw yung PC niya. Pero feeling ko hindi, pag ganitong tournament, oo, mahirap. And bawal din ata kung hindi ako nagkakamali. True. So, yung mga comments eh. Oo. Hi, Ayu. Hello, Team hello. Team Darling. Okay, okay. Team Darling 2.0 po itong napapanood nyo. Wala si Drick, si Jotun. Iba po yung mga kasama nila. That would be Jing and Abing. No? Mm-hmm. Tapos yung sa Kerry naman, si Abat po. Yeah. Na maganda yung pinapakita so far, ha? Diba? Okay yung kanyang place dito ngayon sa ating game number 2. Mm-hmm. Pretty stable. Sumasabay naman din doon nga sa Bossil, no? Ang ganda nito, guys. Sipin nyo na lang. Naka-live daw, eh. Ah, admin ni Yowe. Okay. Admin ni Yowe. Sabagay, pwede iba nga naman yun. Oh. Pa-watch mo lang. Hindi naman ano eh, perspective diba? Din. Pero, oy, wait lang. Bosco, catching up to Varish. Mas stomp Elu. Si Tropa. Nag-banish si Varish. So, 20 and 25. 5K gold lead for Team Kuku. Nasa kanila pa rin naman yung lead. Dayan, ang kaso lang, for Bossil. Hirap tayo, pahirapan to na makiyete. Eh. So, kailangan na ito, yung mga ganito, yung tipong kulang yung mga taga-depensa ng Team Bossil tsaka ia-abuse ng Team Kuku na humay grounds. Yeah. Kasi kapag ka-full pack yung Team Bossil tas aakyatan ng Team Kuku, ay cannot be yan. Grabe pang high ground defense ng Team Bossil eh. Oh. May bubble pa sila, yan na nga. May pug na pa mamaya, blast lang ng blast, nether ward, nakaabang din. Kailangan din talaga may tong Mars. Oo. Kailangan madaan mo to sa team fight low grounds. Ganun din naman for Team Bossil. Kailangan kung mag-high ground sila, kulang din yung Team Kuku. Yan. Mahirap, mahirap tong ano natin. Kaya kanina pa lang guys, expected na natin na maglo-long game tong ating laban sa grand finals. Pero abat Dota. Naitak. Naka-rage din siya na spear. Yun naman kanilang trip, si Batrider, mga idolo, papalag pa din dito. Yun nga pong Team Kuku, pero wait, Team Bossil, pumapalag pa din. And abat Dota might fall. That's just his first life. Sunder still available. Pero yun nga, si Leshrac pumunta sa likuran na gems drop. Pero yung si abat Dota, pinapapak nun nga pong Tempest Double na itong si Arc Warden, and while it's happening, Abat Dota is utilizing his Rage Duration pambasag sa Tier 3 habang nagbabak. Sulit lang. Ang cute ni Kuku. Naka-ano ba siya? Yung Flying Feather ba yun? Oh. Ano tawag dyan? Avian's Feather. Pagka 20% na lang yung buhay niya, guys, lilipad siya. Kita nyo naman. May free patting pa. Ang alam mo na kani, Giant's Ring. Oh, cute, ang cute tignan. Kasi in and out lang siya sa high grounds dito ng Team Fossil. Big birdie. Tapos out kapag kadehado na. Daya, oh. Sila Shrek din pala. Yan, no? Naka-Avianus Feather. Rage, sabay, basag. Ganun lang. Ang pinaka-common jutsu. That's the protocol. Para dito ngayon kay Abat. Pero ito yung isa sa mga bosset, yung shard ni Leshrac. Diba? Sobrang nakakailang yan for Team Bossil, especially para sa kanilang mga supports. True. Pero gagawin lahat, syempre, ng Team Bossil. Wala, nabasagan na sila. Ang lahat
Para madepensa ng high ground sila. Ba't may pag-use sa gilid? Hindi. Testing lang. Checking. Testing lang. Oo. Checking. Yung hotkey. Kung napalitan ba. Oo. Inangat ng anghel. Gagi. Pero hindi ba tinatawag, no? Yan. Inangat lang. Yan ang maganda. Oo. Inangat lang. Okay. Ayup, nakakaloka tong mga items din natin. Ang cute eh, no? Mm-hmm. Napa-BKB pa rin pala to, Jave. Si Abat. Okay. Ayan, satanic na rin ang item. Yaman ng batang to. Tsaka, BKB talaga sobrang essential on this one. Lalo na, ano ko, lifestealer. Mm-hmm. Tsaka, para pwede mong gamitin din yung rage mo mamaya pang ngat-ngat kay Pugna. Yung matatakot. Gusto mong tanggalin agad yan sa equation si Pugna eh. Parang ilang segundo ka talaga dyan naka spell immune or spell debuff. Pero yun nga pong si Kuyang Lesh with the Wind Waker. Magagamit niya lang yun. Pang iwas, inabat Dota's BKB. Working some miracles. Yun naman pong Team Bossel walang maaabutan. Sa side ng Kuku. Up. Tempest doubles out. Infest is available. Nag-sod dito ngayon Team Kuku. Ano ito? Paakyat ulit? Possibly. Oh, bakyat nga, possibly. James. Maghahanap pa sila dito ngayon ng ibang makikil kaso lang yun nga pong si Kuya Mars nakita BKB makakaiwas siya pero Abat Dota mga hampas lang dito within the arena waveform out by In Your Dream deleting itong si Abeng kaso mamang daya nakuha ni Bosco and talaga namang nakakainis yun so napabuyback na po si Arc Warden but look at Team Kuku they're just continuing the push Abat Dota maaabutan ba? Yun nga laso para kay Bosco. Kaso lang, Evianna's Feather na gamit na ngunit patay pa din. Sabay etong si Jing, makukuha naman ni In Your Dream. Double kill para dito kay Tropa. And yun nga pong Bossel, naka-hold na naman ang ground. Mapapaback nila yung Team Kuku for a while. Tapang ng Team Kuku eh, no? Pero tingin ko risk na rin yun para sa kanila eh. Lalo na to-force sila yung buyback doon ng Arc Warden. Alam nilang isang beses na lang. Isang beses na pumanaw dito yung Arc Warden, pwede nang ma-GG tong laban natin na to. Hindi malabo. Yun nalang ipupuso nila kasi wala naman ng Roshan eh. Diba? Kakakuha lang din ng Roshan kanina, mga nasa 4 minutes pa. Yung susunod na Roshan. 3 to 4 minutes. So confidence is the key na lang yun for Team Kuku. Oh, pero pag nauli si Howe, this could be huge. Ibang kwento na yan. Pero may buyback naman sila. Pero again, Team Bossel, they'll be using this opportunity para makabasag nga ng Tier 3 at least and set of racks on their end. Pero wait, ay, back na yung that's Centaur. The Bosco lang. Split Earth dito. May kalaban, okay, may kalaban. For Bosco. Dagger into the stomp. They're trying to catch itong si Morphling. Sabi nagkakabigay na, pero si Abat Dota medyo nakakait. Nag-deward lang siya dito ngayon and Tempest Double na lang ang trip dito ni Tropa. Stampede you stop. Para nga masurity na yung kill dito sa Tempest Double ni Mamang Daya. Out na muna yung Team Bossel. Pero for Team Kuku, ilan lang yung nag-buyback sa kanila? Dalawa. Okay. Dalawa ang nag-buyback. Si Yowe at saka si Bosco. For Team Bossel naman, si Mamang Daya sa kanyang Arc Warden. Pero tatlo na yung walang buyback. Alam ko, CD pa rin yung kay Abeng. Ayan, CD pa nga 3 minutes pa. So, delikado na tong laban natin na to, guys. Ay, hindi na to you pro, know. Ano. Hindi na to pro Team Kuku. Yes. Balansin na ulit yung laban natin, guys. Ano na eh, pag nagka-error na lang talaga eh. Hindi na makakuku yung laban natin. Totoo. Balansin na ulit, guys. Kasi kanina, lumaban, nag-overextend. Naging one side for Team Kuku eh. Diba? Napabor sa kanila. Pero after that, Teamfight Team Bossel, nakahinga sila doon. But we'll see if hanggang saan to madadala ng Bossel, kaya ba nilang maka-end gamit tong momentum na meron sila ngayon? Pero tingin ko paunahan na lang din to, James. Kaya confident pa yung dalawa na mag-smoke, oh. Shield. Paunahan to. Paunahan na lang yung laban natin na to, guys. Kasi kita mo, yung Team Kuku, gigilan sila dito na pumatay, oh. Oo. Gigilan na maghanap ng gulo. Kahit Tempest Double, peperahin. Makakuha lang 300 pesos. Perang-pera na, mga pare ko. Ayun lang, nag-expire. Buti nag-expire. So, hindi pa rin nila na pera. Ayun na nga. Wala pa rin, guys. Pero paunahan na lang din to. Tingnan natin kung ang susunod na Roshan ba ay maaga. Pag ito maaga, lamang Team Kuku dito, guys. Highly likely. Andito sila nakaset, eh. Pag ito maaga. 2 minutes. Tagal. Okay. Tagal yan. Tagal nga yan. Guys, team fight muna tayo.
Dalawang minuto. Paglaban nyo muna to, Team Kuku. Okay. One win away. Yung Team Kuku, guys, para sila na po yung mag-qualify papuntang closed qualifiers. One win away. Mm-hmm. Samantalang yung Team Bossil, eh, rooting for a game number 3 sila. Siyempre, para naman maipaglaban pa yung run nila. Pero kung hindi kaya, wala na pong open qualifiers number 3. Wala na po. Wala na pong ganun, mga idolo. Eh, again, last one chance na nila to. Lang. Kasi yung 1, ang pumasok, EXE at saka IHC. Ngayong 2 naman, tingnan natin kung sino ba. Sino-sino ba? Okay. Oh, BKB sa Rage. Ito na. BKB sa kay Laso. Laso, para dito kay Abat Dota, but Abat Dota's trying to survive, holding his ground, but he's still dead. May buyback naman siya dito. Yun nga lang si Jing nakabak pa. Ito naman pong grip para kay Morphling, kahit naka-BKB pa siya dyan. Nga lang, na 4-step save daw. Wind Waker out. Para dito ngayon kay Yowie, so nagsusurvive pa siya. Pero wait in your dream. Chumichepi-chepi kay Abat Dota. Sabay ito ang si Bane pinapapak nitong si Mamang Daya, but that's gonna be boss ko. Dinadagana na dito ngayon yung tropahan ng Team Bossil. Buybacks after buybacks. Boss ko still alive. Itong si In Your Dream na iwan sa tatlo. He's about to die. Double kill for Abat. So may dalawang core yung nawala sa Team Bossil. Ano pa nga bang gagawin? Eh di magde-depend na lang. Hindi nila pinansin si Mamang Daya at si IYD, no? Hindi. Nung umabot na lang ng dulo. Ano yun, nalaglag? Nung umabot na lang ng dulo kay IYD. Nung umabot na lang ng dulo, tsaka nila napansin tong dalawa. Morphling yung naiwan, Arc Warden nakapag-TP. Pero nung umpisa pa lang, di ba, same ng mindset. Etong si Abat tsaka si Bosco, pansinin lahat ng nasa likod. Yun na nga. Inuna nila yung Pugna, Batrider, pinansin din pati Mars, sinagutan nila. Tsaka nila nilingon yung Morphling. Ngayon ka kumulit, Morphling. Ngayon na wala nang taga-save sa'yo, taga-depensa. Yan. Wala nang nagawa, tsaka, ang lambot na. Naiinda naman kasi ni Abat yung damage ni Morph, even with the Divine. Eh. Yes. Tumatagal siya. So, eto namang si Sephir na pilitan na mag-BKB sabay si Bat. Pinapatapos na lang dito ni TB. Yun ang bagay ng rocks. Pipe lagi sa teamfight na binibigay ni Jing. Yung pipe, tapos may rage pa si Abat, BKB, yung 20% evasion sa Radiance. Kompleto rekado siya eh. May pambasag ba ng evasion yung Bossil? Ano na ata? Wala yata eh, no? Yun nga lang, mga idolo. Yun lang, gustong kunin dito yung Divine. Again, mga kaibigan, dead back ata si Tropa, pero nakasakay nga kay Yowie. Okay na. The escape plan. Iwan si Abeng. Ang tawag dyan, Alay. Oh, alay na yan, alay okay na yan. Okay lang yan, Abeng. Oh. You did great. Ganda ng grip nyo kay Morphling kanina, eh, no? Oo, sobra. Dito sa area na to. Ay, sakto sa Rush! Ayun, sakto naman pala. Yung pinag-aagawang okay kanina pa, guys, pang tournament na to ng Team Kuku. Okay na. Aegis Refresher Shard sabay Roshan's Banner. Ang hintay na lang nila dito, Stampede eh. Which is ilang seconds na lang ata, pop na din. Okay. May refre pa. Abat secured the Aegis. Thank you yan, mga alam pare. Na natin. Uy, isa na lang pala yung natitira dun sa may taas, no? Isa na lang. Mega isa na. Isa na lang. Mega, mega na. Pero for the side of Team Bossil, they will stick around. Kailangan na nga nilang gumawa ng paraan para kahit papano. Kabahan naman yung Team Kuko kasi sila talaga yung may hawak ng momentum ngayon eh. Yung Stampede. Wala na talagang pagtitipid sa Stampede, wala no? Wala na, oh. Tatakbo ka, mag-Stampede ka. Gamit na lang, oh. 60 seconds lang naman daw eh. Di naman daw titimfight ng isang minuto kasi halos hintayin pa nila si Abeng and then magpa-flow pa muna sila ng creep. Tsaka yung buyback okay ni Ele, yung buyback nila, si hintayin pa nila yata. Okay diba, dalawang minuto na lang eh. Okay shot lang, pa naman okay dun sa duration. No, kung may pag-giveaway na naman yata ng Divine kay IYD. Oh, sakto relax. Yung banner ng Team Bossil, si In Your Dream yan. Parang wala lang, nakita mo lang picture ni IYD sa PC mo. Sila yung ginawa mong banner. Sino bang captain nito? Oh, Arcane for ano, your... Larong-laro ba naman si In Your Dream dun sa picture nila? Sa logo. Play na play. Mm-mm, tas IYD. Ay, may nag-BKB na naman! Ay, okay, nalaso! Pero nakupo, nang imasok na sila, wala agad dito si Bane. This could be bad for side of Team Kuku. They're fighting for V5, but wait, they've forgotten the Aegis is here. Yun namang sila Shrek na andyan pa, kaso lang napakagulo ng mga pangyayari. Dalawang arena binaba.
Ngunit mga kaibigan, itong si LS na silensyo, may ages pa naman siya. Si Owe pumasok na, naka-BKB. Kaso lang, way per mouth daw, sabi nitong si In Your Dream. Sabay si Abat Dota, nagaanap na ng mabibiktima. DB naman dito, kinalmot. Finally, itong Team Bossel, napapabak na ng tuloy-tuloy. Wala na silang pambato sa ngayon. Inabat Dota, chase and vanish to the ends of the earth. Sabay ito namang si Boss Kudag in Stomp para kay Morphling. Talagang tinatakot na nila dito yung Team Bossel, Dayan. Megas now up. Tumunog na. Lalaban pa yata yung Team Kuku? Oh, relax. Walang Aegis, walang Stampede, pero meron na siya ditong Infest. Infest na ba dito si Abat? Pwede na bang tumakbo? Lapang BKB yata, eh, no? Okay, nananakot lang. Alam niyan Tempest Double, wala pang kasama. Pero, ang importante, Mega Creeps nga naman. Naawa ako doon kay IYD kanina. Tinignan ko lang siya buong fight. Wala, hindi siya pinapakailaman. Kasi diba nag-waveform out siya doon sa may arena. Kasi nga, kahit tatlo yung na arena, yung tatlong yun, siya yung pinapalo. E di waveform out siya, switch target siya, pinansin niya yung Terror Blade. Yung Terror Blade, naka-metamorphosis, sabay nag-pop ng Stampede si Kuku, tinakbuhan lang siya ng Terror Blade. Pagbalik niya, pinansin niya, nilingon niya yung Lifestealer na wala na ngang Aegis. Tinry niyang paluin, wala na siyang BKB. Pumapalag yung Lifestealer sa paluan, alis siya. Yeah. Umalis ulit, waveform out ulit. Kamusta ka naman, IYD? Lahat ng target na gusto mong puntahan, hindi mo nabubura. Ikaw ang minamicro, maski yung supports ng Team Kuku, siya yung minamicro. Yeah. Nakakaawa kay si IYD. Di ko alam kung at fault ba doon si IYD or talagang kulang sila dito sa mga hulihan, no? Ayun na nga, parang tapos na eh. Oo, hindi makahuli yung Team Bossel eh. Yes, parang sir. Hindi makapag-set up si DB for the rest of their course. Oo. Wala, dapat DB okay, free hit na lang dito yung Morphling, pati yung Arc Warden, pero hindi ganun yung nagiging result ng game natin. Kung tutusin yun yung picture perfect na Dota for Team Bossel. Oo. Pero kanina pa hindi nangyayari. Yung lead nila nakuha nila sa mga single pick-offs, pero sa massive team fights sa 5v5. Yan. Ngayon pala natin siya unti-unting nakikita. Tatawa ako sa Twitch. Galit na galit sila kay Kuya kasi hindi na daw tinuloy yung stream. Si Chip Armel. Parang gusto na ata maglaro or di na pinanood. So, andito sila ngayon. Shoutout sa inyo. Hindi naman kasi broadcast yung ano ata ni Chip Armel. Parang gusto niya lang din makita niyo. Ano result. Yan? Ba't ganyan ang comments? Kasi nga tinigilan ni Chip yung panonood dito sa... ganun ba yung... Nag-stream ata siya, di ba? Ito yung pinapanood. Oo. Tapos hindi niya ata tinuloy. So, galit na galit yung mga viewers sa akin. Kasi hindi tinapos. Ito nga si Chip Armel, Tempest Double niyo. Ba't kayo alit? Sakto lang, di ba? Ano lang, ano yun? Sabi niyo, dito daw manood. Thank you, Chip. Thank you, Chip. You're the best. Chip, sabi sa Kuya Nicolan daw. Salamat po. Thank you, Chip. Pero yun na nga, mga kaibigan. Mamang Daya na pa-BKB sa may 4-stop out. Sa may palag naman dito ngayon ito. Ang si Abeng Inabeng. Kinukuha niya yung attention dito nitong si In Your Dream. Jing, with that, Sunder, trying to save someone. Pwede pa siyang mapatay. Yun nga lang, mga kaibigan. Unang siyang nawala. Inabat Dota now trying to take down. Etong si Morphling umuukit. Kada kalmot, patay itong tubig mga tropa. And itong ang si Bossel, abutin pa nitong ang Team Kuku. 2-0 na ata, nagwawala na po yung Team Kuku ngayon. Double kill for Abat Dota, make it a triple. Ultra for the Avatar and GG called by Team Bossel. Kabubuulong na itong Team Kuku guys ha. Okay na. Kabubuo lang guys, tapos rerekta na, papunta dun sa may close qualifiers natin. Parang palag na sa C. Iba ka bumuo ng team, Bosco. O palag na sa C. Iba ka bumuo ng team. Oo. Pero guys, pupunta na po itong Team Kuku together with Geekfam, Talon, Blacklist, Exe, at IHC. Isa na lang yung hinihintay, yung laban na lang ng Neon. At saka itong Salvation Gaming. Ano na lang ganap dun? Game 3 tayo dun, guys. Okay, mga tropa, panoorin nyo na lang din yon. Again, sobrang gandang performance. Pero gaya na sabi natin, Team Kuku or Darling 2.0, pansabayan na sa Southeast Asia. Mm-mm. Yun na lang din talaga ang pwede nating makita para sa upcoming na closed qualifiers nitong Elite League
2024. So, ano pa ba? Eh di, check na lang natin ano mangyayari sa mga susunod. Ano? Mamaya, abangan nyo na lang yung Nostra 8 p.m. Pwede din kayo mag-ipon ng mga puntos doon. Shoutouts kay Chief Armel. Thank you sa pagpasa ng iyong viewers. Ano? And eto na. Dayan, eh siguro hanggang dito lang muna tayo. So magbabalik po yung Kuya Nick later sa Nostra na. Nod na lang din po kayo doon. Maraming salamat sa pagtambay. See you later.